Bakit? Hindi pa kasi ako nakakaligo. Nakakaya naman sa'yo. Kala ko pa naman ayaw mo na sa akin. Okay lang kahit di ka pa nakakaligo. Mas gusto ko pa nga ang amoy pawis eh. Secret XPG. Nang araw ngang iyon ay malaki ang naging pasasalamat ni Helen nang dumating nga ang matandang si Mang Danilo. Dahilan upang huminto si Makoy sa paghaharas na ginagawa nito sa kanya. Dahilan din upang tuluyang umalis ang binata. At kinagabihan nga ay dumating ang magnobyong sina JP at Alexa sa tahanan ng binata. At mula doon ay formal na ipinakilala ni JP ang nobya sa kanyang mga magulang at kapatid. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na makakasalo ni Alexa ang mga magulang at kapatid ng nobyo. Kaya naman hindi nito maiwasang makadama ng hiya. Sa puntong iyon ay nakikiramdam naman si Lara sa kanyang ina na hindi pa rin sa kanya nagsasalita buhat nang nahuli nga sila nito na nagpapaligaya. Kaya naman ang dalaga ang namumukod tanging nananahimik sa salo-salong iyon habang masaya namang nagkukwentuhan ang iba. Maya-maya pa sa gitna ng kwentuhan ay tumunog ang cellphone ni Lara at sinagot nito ang tawag ng kanyang kaibigang si Bea. Dito ay malungkot na ibinalita ni Bea na wala siyang makuhang anumang impormasyon patungkol kay Ashley kung saan ito posibleng nakatira sa Kamaynilaan. Dahil doon ay lalong nalungkot ang dalaga at dito na siya inimikan ng ina tungkol sa narinig nito sa anak at nakitang lungkot sa mga mata nito. Lara, bakit? May problema ba? Tumawag ko kasi si Bea tungkol sa anak ni Tatay Danilo. Wala daw po siyang makuhang anumang impormasyon dito kung saan ito nakatira. Ano naman ang kinalaman ni Bea sa anak ni Kuya Danilo? Nagpapatulong po kasi ako sa kanya kasi naaawa rin naman po ako kay Tatay Danilo. Nagkatinginan naman ang mag-asawang George at Elisa habang nakikinig lang ang dalagang si Alexa maging ang nobyo nitong si JP. Samantala habang nasa likod bahay naman si Mang Danilo at humihigop ng mainit na kape ay iniisip nito ang anak na panganay ng mag-asawa dahil iyon sa kanyang nasaksihan. Dahil sa nakita ay nagkaroon ng pangamba ang matanda at naisip niyang mukhang may hindi magandang binabalak ang binata laban kay Helen. Ibig man niyang ipaalam ito sa mag-asawa ngunit ayaw naman niyang pangunahan ang babae lalo pa at wala naman itong binanggit sa mag-asawa. At lumipas pa ang ilang minuto, oras sa pagtitipon at pag-uusap-usap ng lahat ay naisipang bigla ni Lara na lumapit kay Alexa. At dito ay naisip niyang magbaka sakali tungkol kay Ashley at kinausap niya ito. Ate Alexa, magbabaka sakali lang ako na baka nakikita mo o nakikilala mo siya. Saad nga nito at ipinakita nito ang larawan ni Ashley. Nang makita nga ni Alexa ang larawang iyon ni Ashley, ay natigilan ito sapagkat pamilyar sa kanya ang mukha ng babae. Sandali. Sambit ni Alexa at tinitigan ang larawan. Parang nakita ko na to ah. Dahil doon ay nabuhayan ng loob ang dalagang si Lara. Talaga ate? Ang may pagkasabik na turan ni Lara. Oo, at kung hindi ako nagkakamali, boss yan ni Tito Daniel at siya ang may-ari ng pawn shop na pinagtatrabahuan ni Tito. Siya nga, hindi ako nagkakamali. Dugtong ni Alexa. Kaya naman dahil dito ay naging masaya ang dalaga, maging ang lahat sapagkat hindi nila inaasahan na ang nobya pa ni JP ang sa kanila'y makatutulong. Dahil nga doon ay nakiusap si Mrs. Elisa na sikaping makakuha ng address ng bahay ng babae. Bagamat sumang-ayon ito, ngunit hindi naman niya iyon maipapangako. Hindi rin naman ibig ni Alexa na umasa ang lahat at sa huli ay mabigo rin naman. At ang magandang balitang iyon ay agad na ipinaalam ni Lara kay Mang Danilo at pinuntahan nga nito ang matanda. Sinundan naman ng tingin ni Mrs. Elisa ang anak at pasimple niyang pinanood ang dalawa habang nag-uusap. At sa balitang hatid ng dalaga
ay natuwa naman ang matanda at lubos na nagpapasalamat ito dahil sa tulong na ginagawa sa kanya. Tila hindi na nga makapag-antay ang matanda na malaman kung saan nakatira ang anak at nang ito nga'y kanya nang mapuntahan at muling kausapin. At nagpatuloy ang usapan ng dalawa ni namang Danilo at Lara habang pasimple nga silang pinagmamasdan ni Mrs. Elisa. At bago nga matapos ang gabi, nagpa siya si JP na doon na matulog ang nobya at sinang-ayunan naman iyon ng mag-asawa. Kaya tumawag ang dalaga sa kanila upang ipagpaalam sa amain na hindi siya makakauwi ngayong gabi. Subalit hindi si Helen, nagpa siya itong umuwi ng gabing iyon. Kaya naman nang magpaalam ito sa mga magulang ay biglang sumabat ang matanda. Sige ma'am, dad, tutuloy na ho ako. Sambit ni Helen. Oh sige, dito mo na ang apo ko at maimbing na ang tulog. Makapag ginising pa, ay mag-inerting bigla. Saad naman ang ama patungkol sa panganay na apo. Sigurado po ba kayo ma'am Helen? Pwede naman po kayong dito magpalipas ng gabi. Sabad naman ni Mang Danilo. Hindi na ho Tatay Danilo. Marami pa po kasi akong gagawin sa bahay bukas. Pinangangambahan kasi ni Mang Danilo ang binatang si Makoy dahil sa naiisip niyang may binabalak ito sa anak ng amo. Ngunit ayaw rin namang paawat ang babae at bago pa nga sila makaalis ay maaga nang nagpasalamat naman si Mang Danilo sa dalagang si Alexa sa tulong na nagawa at gagawin pa nito. Kaya naman sa biyahe habang inihahatid ni Mang Danilo si Helen kasama ang bunso nitong anak ay nagahalo ang saya at pangamba sa matanda. Saya dahil sa tulong ni Alexa ay malalaman na niya kung saan nakatira ang anak. Pangamba naman dahil sa naiisip nito kay Makoy at sa kaligtasan ni Helen. Kaya naman hindi nito maiwasan na sulyap-sulyapan ni Mang Danilo ang babae sa rear mirror ng sasakyan. Iniisip nito na kung papaano kung sa pagbalik niya ay doon naman sumalakay si Makoy at tuluyang maisagawa ng binata ang balak nito kay Helen. Ito ang tanong na hindi niya alam kung papaano sasagutin. Hanggang sa di nagtagal ay tuluyan na silang nakarating. Inihatid pa ni Mang Danilo ang mag-ina hanggang sa unit nito at bago pa tuluyang magpaalam ang matanda ay pinaalalahanan nito si Helen na tawagan agad siya kung may problema. Agad namang nagpasalamat at sumang-ayon ang babae sa suwestiyon ng matanda at pinaalalahanan din naman niya ito na mag-iingat sa pagmamaneho pabalik. Ang nangyari nga, dingid sa kaalaman ng dalawa at mistulan namang nakaabang si Makoy at nakainom na rin ito. Naghihintay lang ito ng tamang pagkakataon para isagawa ang balak nito kay Helen. At nang tuluyan nang makaalis si Mang Danilo, ilang minuto ang lumipas ay kumilos na si Makoy at lumapit ito sa may pinto ng unit ni Helen at kumatok. Tatlong katok ang ginawa nito. Dahil doon ay kumilos naman si Helen, subalit bago nito buksan ang pinto ay tinanong muna nito kung sino ang nasa labas ngunit hindi sumagot si Makoy. Hanggang magpa siya ito na sumilip sa may butas ng pintuan ngunit wala naman itong makita. Dahil doon ay napilitan ng buksan ni Helen ang pinto na kanya namang ikinagulat nang biglang salubungin ni Makoy at agad nitong tinakpan ang bibig ng babae. Dali-dali niyang ipinasok sa loob ang babae at isinara ang pinto, subalit nakaligtaan na nitong ilak ang pinto. Buong lakas namang nagpupumigla si Helen sa ginagawa ni Makoy sa kanya. Buo din ang loob ng babae na ayaw na niyang maulit ang nangyari sa kanila ng binata. Samantala, habang binabagtas naman ni Mang Danilo, ang daan pabalik ay napansin niya sa may likuran ang gamit ng bata na nakalimutan. Kaya naman dahil dito ay nagpa siya itong bumuelta pabalik ang sasakyan upang ihatid ang gamit na iyon. Dahil naisip niyang tiyak na hahanapin ito ni Helen, kaya nga nagpa siya itong ibalik na ngayon at huwag nang ipagpabukas pa. Nang gabi ngang iyon sa unit ni Helen
Dito ay nagulat ang babae nang sa pagbukas niya ng pinto, isang nakainom na makoy ang bumulaga sa kanya at agad siya nitong inakap papasok sabay ang sara ng pinto. Sa ginawang iyon ni Makoy ang nagpupumiglas na si Helen at pilit nitong itinutulak palayo ang binata. Subalit wala talaga siyang balak pang pakawalan. Hanggang makarating sila sa sopa at doon ay pwersahang inihiga ni Makoy si Helen. Desidido ang binata na muling mapaligaya ang babae. Subalit desidido rin naman si Helen na tama na at ayaw na niyang makaulit pa ang binata. Kaya naman kahit batid ni Helen na mas malakas sa kanya si Makoy, ay tila nakipagbuno ito dito. Wag lang magtagumpay at pilit inabot ni Helen ang phone upang makatawag sa mga security na nasa baba. Samantala, tahimik namang naglalakad sa hallway ang matandang si Mang Danilo. Bit-bit ang gamit ng bata. Mahina pa itong sumisipol-sipol hanggang sa tuluyan na niyang marating ang unit ni Helen. At mula doon ay kumatok ito kasabay ng pagtawag nito sa pangalan ng babae. Ma'am Helen! Dahilan ang tawag na iyon upang mapalingon at matigilan si Makoy na halos napunit na nito ang suot ni Helen. At dahil din naman doon ay agad na tinakpan ng binata ang bibig ng babae upang hindi ito makasigaw. Subalit pinilit abutin ni Helen ang isang flower vase at nang itungay kanya nang makuha ay malakas niya itong ipinalo kay Makoy sa ulo. Dahilan upang mapatayo ang binata dahil sa ginawa iyon ng babae, kaya nakakuha ng pagkakataon si Helen na makasigaw at tinawag nito ang pangalan ng matanda. Sa sigaw na iyon ay agad na nabatid ng matanda na may nangyayari na hindi maganda sa loob, kung kaya sinubukan nitong pihitin ang doorknob at dahil hindi ito nailak ni Makoy ay agad itong nabuksan at agad na tumakbo paloob ang matanda. At doon niya natunghayan ang kalagayan ng babae. Subalit agad siyang inatake ni Makoy at doon ay nagpambuno ang dalawa. Hanggang maitulak ni Mang Danilo gamit ang mga paa ang binata, sabay ang mabilis niyang pagtayo at tuluyang nagpanuntok ang dalawa at tumabot pa iyon hanggang kusina. Agad namang tumawag ng security si Helen upang humingi ng tulong. Dahil mas batak ang katawan ng matanda kahit na sa kabila ng edad nito, ay nagawa niyang sakalin si Makoy mula sa likod at dito ay hindi niya ito binitawan hanggang sa daglian itong mawalan ng malay tao. At nangyari nga, nanginginig na karga ni Helen ang bunso nitong anak na umiiyak habang dinampot naman ng mga security ang binatang si Makoy at doon ay nagkaroon ng imbestigasyon at ang lahat ay kinuna ng salaysay. Agad namang ipinilit ng mga otoridad ang binata habang ipinaalam naman ni Helen sa kanyang mga magulang ang nangyari at agad naman niya itong pinakalma. At nang gabi ngang iyon ay ipinaalam muna ni Helen sa mga magulang na dumoon na muna si Mang Danilo magpalipas ng gabi upang siya ay may kasama. At hindi naman tumutol pa ang mag-asawa. Sa sopa nahiga ang matanda at dama pa rin ito ang sakit ng suntok na inabot niya sa binata. At makalipas pa, hindi naman dalawin ng antok si Helen dahil sa pangyayari. Subalit kumpiyansa ito na maipapanalo niya ang kasong isinampa niya dito kahit ano pa ang depensang gawin ito. Dahil sa ninenerbiyos pa rin ito, ay lumabas muna ito ng kwarto at nagtungo sa kusina. Nang makainom na ito ng tubig at takma na sanang babalik sa silid, nang mapansin niya ang matanda. Dito'y nakangiti niyang pinagmasdan ito at lubos ang pasalamat niya. Subalit ano pa ang pagtitig niya dito ay napadako sa short na suot ni Mang Danilo. Kaya naman dahil dito, bahagyang napalunok si Helen. Upang matiyak na totoo ang kanyang nakikita, ay nilapitan niya ito at muling tinignan. Totoo ba to? Sabi ni Helen sa sarili. Sa puntong iyon ay tila napapaso siya sa kanyang nakikita at upang matiyak kung totoo o hindi ang bagay na iyon. Dito ay kinakabahan niyang iniangat.
Laking gulat niya nang masilip at nakumpirma niya ito. Tila nawala sa sarili si Helen at inilabas niya ito upang mas malinaw niyang makita. Sa puntong iyon ay nilingon niya ang tulog pa rin si Mang Danilo. Titig na titig ito kaya hindi na malayan na naaalimpungatan na pala si Mang Danilo at tahimik itong nakamasid sa babae. Akma sana niyang aalisin ang kamay niya nang bigla siyang pigilan ni Mang Danilo at gulat siyang napalingon dito. Huwag kang maiya sa akin, Ma'am Helen. Huwakan mo siya kung gusto mo. Walang anumang salita ang nagmula sa babae at tuloy lang ito habang nakamasid sa kanya ang matanda. Dahil dito ay hindi na rin nakatiis si Mang Danilo at napalingon naman sa kanya, subalit hindi naman siya nito sinaway. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa iyo sa ganitong paraan, Tatay Danilo. Nagsisimula pa lang tayo, Helen. At isang ngiti na may kasama pang pagkindat ang itinugon ni Helen sa matanda. Pagkaraan nun ay nagpaalam na ang babae upang asikasuhin naman ito ang nagising niyang anak. Habang naglinis naman muna ang matanda bago ito muling bumalik sa sopa. Naupo itong nakasandal na nakatingala at nakapikit at sa kanyang labi ay mababakas ang isang ngiti. Samantala, dahil sa pangyayaring iyon ay inatasan ni Mrs. Elisa ang anak nitong lalaki na si JP na puntahan ang kapatid nito sa kondo upang kumustahin ito. Kaya naman sakay ng sasakyan ni JP ay inihatid muna nila ang nobya nitong si Alexa bago sila dumiretso sa unit ng anak. Nag-alala rin naman si Alexa sa nangyari kaya hiniling nito kay JP na balitaan siya sa lagay ni Helen. Makalipas ng halos kalahating oras na biyahe, dahil sa traffic ay nakarating ang mga ito. Agad na dumiretso ang mag-ina sa unit at doon ay nadatnan nilang nag-aalmusal na ang matandang si Danilo. Habang nasa salas naman ang bata, agad-agad ay kinamusta ni Mrs. Elisa ang anak dahil sa pangyayari at napanatag naman ang kalooban ng ginang nang matiyak na nito na maayos naman ang lagay ng panganay. Kinamusta naman ni JP si Mang Danilo at natiyak din ito na okay ang matanda. Sa puntong iyon ay tinawagan ni Mrs. Elisa ang kaibigan niyang abogado upang tulungan sila nito na tuluyang mapanagot si McCoy. Hindi naman nangangamba si Helen sa magiging depensa ng binata, lalo pa nga at wala naman itong pinangahawakang ebidensya sa maaari niyang sabihin. Ang mabuti pa, anak, dumuon na muna kayo ng mga bata sa bahay. Nag-aalala pa rin ako sa'yo. Mas mabuti kung nasa bahay ka at nakikita ka namin ang daddy mo, sabi ng kanyang mami. Okay na ako dito, mami. Sigurado naman na hindi na uulit si McCoy. Isa pa, pag-iisipan ko pa kung anong sasabihin ko kay Robert sa nangyari. Iyak na mag-aalala yun. Tugon naman ni Helen. Tsaka mo muna ipaalam kay Kuya Robert, ate. Mahirap na nasa barko yung tao. Baka mag-isip na mag-isipin doon. Sabat naman ng kanyang kapatid na si JP. At doon ay sumang-ayon naman ang kapatid. Napagkalipas pa nga ng ilang minuto, ay dito na nagpaalam ang mag-ina kay Helen. Bago umalis ay muling nagpasalamat si Helen kay Mang Danilo nang may ngiti sa labi. Pasasalamat hindi lang dahil sa pagkakasaklolo nito, maging sa ligaya na ipinaranas nito sa kanya. At tanging tango lang ang itinugo ni Mang Danilo na may ngiti rin sa kanyang labi. At pagkaraan nun ay dito na sila umalis na tatlo. Sa pagkakataong iyon ay magkakasama na si Mang Danilo at Mrs. Elisa habang dumiretso naman sa trabaho niya si JP. Panay ang pangangamusta ni Mrs. Elisa sa kanyang driver at agad namang pinapanatag ni Mang Danilo ang loob ng ginang hanggang sa makarating sila sa opisina. Sa paglipas pa ng mga araw ay naging tahimik ang lahat at tuloy ang kasong isinampa ni Helen laban kay McCoy. Gayong hiniling naman ni Alexa kay Daniel na makuha ang address ni Ashley, alinsunod sa kanilang napag-usapan.
Bagamat hindi mahihingi ni Daniel ng derecho kay Ashley ang address nito, ay pasimple na lamang niya itong ginawa. At hindi naman nabigo ang amain ni Alexa. At nakakuha ito. Agad niya itong ipinadala sa dalaga sa pamamagitan ng text na agad din namang ipinasa kay Lara. Laking tuwa ng dalagang si Lara nang nasa kamay na niya ang address na tinutuluyan ni Ashley. Sa pagsapit ng gabi sa tahanan ng mag-asawang George at Elisa, dito ay muling tinanong ni Mr. George ang asawa tungkol sa ibig nitong mangyari. Subalit sinagot siya ng asawa na hindi pa niya napag-iisipan, lalo pa nga ngayong may hindi magandang nangyari sa kanilang panganay. Subalit pinaalam naman ni Mister na wala na itong dapat pang alalahanin. Sapagkat humingi na rin ito ng tulong sa mga kaibigan niyang may mga katungkulan upang hindi makawala pa ang binata. At sa gitna ng kanilang pag-uusap, ay napansin niya na dumaan sa nakabukas na pintuan ng kanilang silid ang bunsong anak na tila nagmamadali. Kaya naman dito ay nagpaalam ito sa asawa upang alamin kung saan patungo ang anak niyang bunso. Lara! Tawag niya nang abutan niya ito. Saan ang punta mo at tila nagmamadali ka ata? Eh, kay Tatay Danilo lang ho sana, ma'am. Ibibigay ko lang ho sana itong address ng anak niya. Ang sagot niyang parang naiilang sa ina. Saglit na huminga ng malalim si Elisa. Sige, ako na ang mag-aabot sa kanya. Pero mami... Ngunit nadala na rin ito ng mga tingin ng ina kung kaya't inabot nito dito ang isang kapirasong papel. At samantala, habang binabagtas naman ni JP ang daan papauwi, ay may natamaan itong isang babae na pamilyar sa kanya. At nang tuluyan na nga siyang nakalapit dito, ay dito na niya ito nakilala. Si Wena ang ina ng nobya. Dito ay nagulat pa ang ginang nang biglang huminto sa harap niya ang sasakyan ng binata. Subalit napanatag naman ang loob nito nang makilala niya agad si JP at agad na lumapit sa sasakyan. Tita, ano hong ginagawa niyo dyan? Ito, nag-aabang ng masasakyan. Galing kasi ako dyan sa kaibigan ko. Balikbayan kasi. Matagal na din kasi kaming hindi nagkita. Mabuti pa ho tita, send ko na kayo. At hindi na naman nagdalawang isip ang ginang at sumakay ito ng sasakyan. Sa loob habang sila ay nasa biyahe ay nagkwentuhan pa ang mga ito. Sa loob ni Wena ay hindi nagkamali ang anak sa pagpili nito kay JP sapagkat bukod sa magilaw itong kausap ay magalang pa. Kaya naman botong-boto ito dito para sa kanyang anak na si Alexa at ibig niya nga rin itong maging manugang. At habang tuloy ang kanilang kwentuhan at biyahe, hindi sinasadya ni JP na mahawakan ang hita ni Wena na nga hawakan sana nito ang kambyo. Dahil doon ay agad na humingi ng paumanhin ang binata sa ginang at ngumiti lang naman si Wena at binaliwala. Subalit ang pangyayaring iyon ay naging paulit-ulit, kaya naman naging paulit-ulit din ang paghingi ng paumanhin ni JP. Sa nangyayari ay nakakadama na si Wena, lalo na kung naiisip nila na magulang iyon ng nobya at nobyo ito ng anak. Kaya naman sa muling pagdapo ng kamay ni JP, akma na sanang aalisin ito ng binata nang pigilan siya ni Wena. Walang nagsasalita sa dalawa at tuloy ang pakiramdaman. Kaya naman dahil doon ay binawi ni JP ang kanyang kamay at bigla niyang iniliko ang sasakyan at humanap ito ng pahingahan. Batid na ni Wena ang ibig ng binata at wala naman siyang pagtutol, lalo pa nga at pigil na rin ito. Hanggang sa hindi nagtagal ay may natanaw na motel ang dalawa at hindi na nagdalawang isip pa ang binata at agad niyang iniliko papasok ang sasakyan. Samantala, hindi naman mapakali si Lara sa kwarto nito dahil batid niyang nasa silid ni Mang Danilo ang kanyang ina. Kaya maya't maya niyang sinisilip ang silid na iyon ng matanda at kung ano-ano ang naglalaro sa kanyang isipan. At nang hindi na nga ito nakatiis, ay nagpa siya na itong lumabas ng kanyang silid at magtungo sa silid ni Mang Danilo
dala ang duplicate na susi ng silid ng matanda. Sa isipan niya ay bahala na kung ano ang kanyang maaaring matunghayan sa loob ng silid ng matanda. Kaya naman nang makalapit na ito ay sandali muna siyang huminto at pinakinggan. Pinakiramdaman ang naturang kwarto. Ngunit wala itong anumang nadidinig buwat sa loob kung kaya't marahan niyang pinihit ang doorknob. Ngunit gaya ng hinala ay nakalak ito. Dahil dito ay marahan na niya itong sinusian at maingat na muling pinihit hanggang sa ito ay magbukas. Mula doon ay sinilip niya ang loob ng nasabing silid at agad na tumambad sa kanyang mga mata ang dalawa na kanyang ina at ni Mang Danilo. Doon ay kitang-kita niya na nakahiga na sa kama ang ina. Dahil sa nakikita ay napakalakas ng kabog ng kanyang dibdib. Kuya Danilo, bakit ang hirap-hirap mong iwasan at tanggihan? Dinig ni Lara ang mga salitang iyon ng ina at maging siya man ay ganun din. Hirap din itong iwasan ngayon ang matanda sapagkat batid na niya kung gaano ito kasaya kasama. At sa pagkakataong iyon habang patuloy ang dalawa, dito ay hindi na nakatiis pa ang dalagang si Lara. Tuluyan na nitong binuksan ang pinto at agad na isinara at inilak. Na siya namang ikinagulat ng kanyang ina maging ng matanda. Dahilan upang mapahinto sa kanyang ginagawa si Mang Danilo at agad namang napabangon paupo sa kama si Elisa dahil sa pagkabigla nito sa kanyang bunsong anak na dalaga. Subalit lumapit ang dalaga sa ina at dito na niya ipinagtapat na batid na niya ang tungkol sa kanila ni Mang Danilo at ipinakita pa nito ang video ng dalawa. Wala nang nagawa pa si Mrs. Elisa kung hindi ang makiusap sa anak na burahin na ang nasabing video. Ngunit may kondisyon ang dalaga at iyon ay ang hayaan siya na saluhan ang ina kay Mang Danilo. Dahil doon ay pumayag na si Mrs. Elisa. Subalit ang mahigpit na lamang nitong bilin ay hindi na dapat pang makalabas pa kung ano ang mga nagaganap sa loob ng kanilang pamamahay. At mula nga dito ay nilapitan na ni Lara si Mang Danilo. Sa puntong iyon ay nagkaroon ng kapanatagan si Lara. Dahil hindi na niya kailangan pang magtago o umiwas sapagkat malaya na niyang magagawa ang ibig niya sa kanilang driver na si Mang Danilo. At ganon din naman ang ina nitong si Mrs. Elisa. Lalo pa nga at tila may permiso na rin ito sa asawa at ibig pa nitong gawin nila iyon sa harap nito. Magaang ang pakiramdam at maaliwalas na mga muka ang siyang makikita sa mag-inang Elisa at Lara. Ito ay sanhi ng naganap sa pagitan nga nilang tatlo ni Mang Danilo na talaga namang ikinasaya ng mag-ina na kapwa mas naging aktibo. Dahil sa wala na silang dapat pang ikubli sa isa't isa at naging malaya pa ang mga ito, nagawin ang ibig nila sa kanilang driver. Masaya ang dalaga na makita ang ina na nagsusuot ng mga pagkaseseksing kasuotan sa loob ng kanilang tahanan na madalas naman ay pinupuri ng asawa nito na si George. Makikita nga namang napakaganda pa rin ng hubog ng ginang na kahit sinong binata at mas bata ay talaga namang mapapatingin dito. Samantala si Mang Danilo naman ay masaya rin sa nagiging takbo ng buhay niya sa bakuran ng pamilyang kanyang pinagsisilbihan. Subalit sa kabila din naman yon ay ang hindi niya maiwaglit na problema sa kanyang anak na si Ashley. At sa mga sumunod pa nga na araw, bagamat nasa kamay na niya ang address ng anak ay hindi naman niya ito agad mapuntahan. Sapagkat kailangan niya ring dumalo sa hearing ng kasong isinampa ni Helen laban kay McCoy. At sa paglilitis nga sa binata, ay inasahan na ni Helen ang magiging depensa ng binata at ito ay nang sabihin ni McCoy na may lihim silang relasyon at may nangyari na sa kanila una pa lang. Subalit sa husgado nga ay kailangan ng isang matibay na pruweba upang mapaniwalaan. At iyon ang wala kay McCoy. Kaya nga walang epekto ang lahat ng sinabing iyon ng binata. Kahit pabatid ni Helen na may nangyari na sa kanila.
Ngunit dahil nga sa wala itong matibay na kahit anumang pruweba, base sa kanyang sinasabi dito, ay walang nagawa ang binata. Kaya naman mas naging pabor pa kay Helen ang takbo ng paglilitis na iyon at nabatid na ni McCoy na wala na siyang lulusutan pa. At nangyari nga, pagkaraan ng isang araw ng paglilitis sa binata, ay dito na nagpaalam si Mang Danilo sa mag-asawang George at Elisa. Ito ay upang puntahan na ang tinitirahan ng kanyang anak at muli nga itong harapin at kausapin. Tulad nga ng kanyang nasabi sa sarili, sisikapin niyang makamtan ang kapatawaran buhat sa anak at muling maibalik ang kanilang dating samahan. At nang magkaganon ay inatasan naman ni Mrs. Elisa ang anak na si JP na samahan muna nito ang matanda sapagkat hindi naman ito kabisado ang buong lugar at hindi naman ito tinanggihan ni JP. Kaya naman sa halip na dumiretso ang mga ito sa bahay ay dumiretso ang mga ito sa isang subdivision kung saan nga naninirahan ang anak. Subalit wala sa tahanan ang mag-asawang Ron at Ashley. Ngunit pumayag naman si JP na samahang maghintay ang matanda sa labas mismo ng subdivision na iyon. Hanggang isang sasakyan ang makikitang paparating na lulan sina Ashley at diretso iyon sa gate ng nasabing subdivision. At dito ay saglit silang pinatigil ng guard upang ipabatid na kanina pa nga sa kanila may naghihintay. At doon ay tinuro ng guard ang dalawa, si JP at Mang Danilo. Subalit nagpa siya si Ashley na huwag nang harapin ang ama. At sinabihan nito ang asawa na ipasok na ang sasakyan. Ngunit bigla itong napahinto nang humarang sa daan ang matanda at panay ang pakiusap nito sa anak na harapin at kausapin siya nito kahit sandali nga lamang. At mula doon ay agad naman nag-init ang ulo ni Ron. At hindi na ito napigil ni Ashley nang lumabas ng sasakyan. Hoy tanda! Marisalis ka nga dyan! Sigaw ni Ron. Nakikiusap ako. Ibig kong makiusap ang aking anak. Parang awa mo na. Sabi ni Mang Danilo. Secret XPG. Di ka na gusto makausap ng anak mo. Kaya umalis ka dyan. At baka hindi pa ako makapagpigil. At sagasaan kita! Galit na sabi ni Ron. Subalit hindi nagpatinag ang matanda at hindi ito umalis ng kanyang kinatatayuan sa harap ng sasakyan. Kaya naman dahil dito ay kumilos na si Ron at nilapitan na ang matanda. Nagulat si Ashley nang maging si JP sa ginawa ni Ron. Ito ay nang malakas na itinulak ng lalaki si Mang Danilo na naging dahilan upang kamuntikan na itong mabuwal. Dahil dito ay lumabas na ng sasakyan si Ashley at lumapit naman si JP kay Mang Danilo. Sandali lang Brad, huwag mo naman itutulak yung tao. Nakikiusap naman sa'yo na maayos, tapos itutulak mo? Sabi ni JP kay Ron. Pwede bang huwag ka makialam dito? Sigaw ni Ron at dito naman nagsalita si Ashley sa asawa. Han, tama na nga yan. Awat nito sa asawa at tinarap nito ang ama. Pwede ho ba? Umalis na ho kayo. At huwag na kayong gumawa dito ng iskandalo. May pakiusap nitong turan sa ama. Anak, ang ibig ko lang naman, ipapatawad mo ako. Maibalik natin ang dating samahan. Anak. At naputol ang sasabihin pa sana nito nang magsalita ang anak. Pwede ho ba? Umalis na kayo. At huwag na ho kayong umasa na maibabalik pa ang dati. Dahil sinira nyo na. At mabilis itong bumalik sa loob ng sasakyan nang umiiyak at agad naman itong sinunda ni Ron. Doon ay naiwang nakatanaw na lamang ang matanda sa papalayong sasakyan ng anak. Pinahit ni JP ang nangingilid ng luha ni Mang Danilo kaya nilapitan niya ito at inakbayan at inalo niya ito. Dama ng binata ang lungkot na nadarama nito. Lalo pa nga ang salitang nadinig niya kay Ashley. At pagkaraan pa ng ilang sandali ay malungkot na umuwi ang matanda at sa biyahe ay hindi ito mariringgang magsalita at tila na tulalang nakatanaw sa labas ng sasakyan. Samantala sa tahanan ni Ron at Ashley, nagtataka ang mag-asawa kung papaanong nalaman ni Mang Danilo
ang kanilang kinaroroonan. At dahil sa pangyayari, ay nangangamba ang babae na baka guluhin siya ng ama ngayong batid na nito kung saan siya nakatira. Paano nalaman ng tatay mo kung saan tayo nakatira? Yun ang iniisip ko kanina pa. Ang totoo, yan din ang iniisip ko. At ngayon alam na niya kung nasaan ako. Tiyak ako na hindi siya titigil. Diyan siya huwag magkakamali. Kapag pinagpatuloy niya ang pangguguloy niya sa'yo, baka mapilitan na akong tuloy na siyang saktan. Sa nadinig ni Ashley na banta ng asawa, ewan ba niya at tila nakadama siya ang bigla ng takot para sa kanyang ama. Lalo pa nga at kilala niya ang asawa kung paano ito magalit. Kaya bagamat galit siya sa ama, ay waring hindi rin naman ito nanaisin na humantong pa sa sitwasyong masakta ng tuluyan ang kanyang ama. Kaya naman sa isipan niya ay wag na sanang umabot pa ang lahat sa ganong sitwasyon. Samantala, ang pangyayaring iyon sa pagitan ni Naron at Mang Danilo na nagpainit ng ulo sa lalaki sa di inaasahan ay masusundan. At ang kakainit ng ulo ni Ron ay nang magsimula na itong matalo sa sugal ng sunod-sunod. Dahil doon ay panay ang utang niya sa kaibigan niyang si Dexter na aminadong mas may kaya kaysa sa kanya. Subalit tila biglang kinapitan ng kamalasan ang lalaki dahil sa muling pagkakataon ay natalo itong muli. Dahil doon ay nadadalas ang pag-uwi nito ng lasing na hindi niya dati ginagawa na siya namang napansin ni Ashley. Nadadalas na ata yung pag-uwi-uwi mo ng lasing. Pwede ba? Una akong pinakikialaman. Mabuti pa, intipla mo lang ako ng kape kaysa sa dumakda ka dyan. Sige na! Wala namang magawa si Ashley kung hindi ang tumahimik at sumunod na lamang sa asawa at dumiretso ito sa kusina at pinagtimpla nito ng kape. At habang nagkakape ito ay nagsalitang muli si Ron na sa pagkakataong iyon ay patungkol na sa ama ng babae. Kasalanan to ng tatay mo, nang dahil sa kanya, nagkanda leche-leche na ang lahat. Na siya namang pinagtaka ni Ashley. Ano namang kinalaman ng tatay ko dito? Ano bang ginawa niya sa'yo? Ano ba kasing nangyayari? Wala. Sagot nito. Hindi niya masabi dito ang tunay na dahilan sapagkat hindi batid ni Ashley ang tungkol sa kanyang pagsusugal at maya-maya pa'y narinig nila ang iyak ng bata. Kaya naman dito ay sumigaw ito. Yaya! Yung bata, patahimikin mo! Pwede ba? Huwag kang sumigaw! Saway naman nito, ngunit nagulat si Ashley sa sunod na ginawang hakbang ng asawa. Ito ay nanglapitan siya nito at gamit ang kanang kamay ay pinisil nito ang tigkabila niyang pisngi. Ron, ano ba? Nasasaktan ako! Wala kang pakialam. Kung gusto kong sumigaw, baka nakakalimutan mo. Pamamay ko to. Kaya sisigaw ako kung gusto ko. Naintindihan mo? At bagya pa nitong idiniin ang pagkakapisil niya sa mga pisngi ng asawa. Tanging pakiusap na lamang ang tanging nasasambit ni Ashley kay Ron na may kasamang pagmamakaawa. Hanggang sa bitiwan siya nito ng patulak. Doon ay nakadama ng matinding takot si Ashley sa kakaibang ikinilos ng asawa. Na tila nag-iiba itong bigla na noon ay hindi ginagawa sa kanya. Kaya naman agad itong tumalikod at tinungo ang anak at nanatili na lamang sa kanilang silid. Makikita ang bahagyang panginginig ng katawan ni Ashley dahil sa dagli ang takot na kanyang nadama. Samantala, isang gabi sa silid ng mag-asawang George at Elisa, nakaupong nakatanaw sa labas ng silid si Mrs. Elisa at nakatanaw ito sa silid ni Mang Danilo. At mula sa CR sa paglabas ng asawa nito ay napansin siya nito. Dahil doon ay nilapitan niya ang butihing may bahay upang alamin kung ano ang iniisip nito. Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Iniisip ko lang kung paano ko pa matutulungan si Kuya Danilo sa problema niya, sa anak niya. Gusto man nating lubusang matulungan si Kuya Danilo pero wala na tayong magagawa. Hindi natin hawak ang pag-iisip ng anak niya. At isa pa, napakabigat ng nagawa niyang pagkakamali sa anak niya. Kaya paano na lamang siyang magsasabi kung kailan sila muling magkakayos ng dalawa? Han, salamat ng marami. Dahil sa kabila na nangyari sa amin ni Kuya Danilo, nandyan ka pa rin. Sa bagay na yan, eh wala na rin akong magagawa pa.
Nandyan na yan. Ilang taong ring hindi kita nagalaw. Dahil sa aksidenteng nangyari sa akin, kaya ilang taon kang nangungulila. At ilang taon ko rin hindi naibigay sa'yo ang iyong pangangailangan. Batid kong nasabi ka rin sa kalinga ng isang lalaki. At ayun naman ay nakita at nabigay sa'yo ni Kuya Danilo. Taaminin ko, nagselos at nagalit ako. Pero habang pinapanood ko kayo at nakita ko ang saya sa iyong muka, ligayang matagal kong hindi naipadama sa'yo. Malungkot pero, habang pinapanood ko rin kayo, ay tilang mahima lang naganap. At ayun nga, ay unti-unting panunumbalik ng aking pagkalalaki. Di ko alam, pero natuwa ako sa pangyayaring iyon. Dahil doon ay pikit mata kong tinanggap ang lahat. Pero Han, di ko pa maibibigay sa'yo ngayon ang kahilingan mo. Lalo ngayon may pinagdadaanan si Kuya Danilo. Ayos lang Han, maghihintay ako. At mula doon ay umakbay ng paakap si Mrs. Elisa sa kanyang asawa at kapwa nila pinagmasdan o tinanaw ang silid na kinaroroonan ni Mang Danilo. Samantala, sa mga sumunod na araw doon sa probinsyang pinagmula ni Mang Danilo, sa isang tindahang pag-aari ni Mang Reynaldo, dito ay ang asawa niyang si Mrs. Lorraine ang siyang tumao, habang ang anak naman niyang si Carmina ay kasalukuyang nasa eskwelahan. Sa puntong iyon ay naiwang mag-isa si Mang Reynaldo sa bahay, na sa kasalukuyan ay may kinukumpuning sirang bahagi ng bahay. At sa gitna ng pagiginitong abala, isang tinig ang kanyang nadinig na tumawag sa kanyang pangalan. Tinig ng isang babae na sa pagkadinig ni Mang Reynaldo ay agad itong napangiti sapagkat batid na niya kung kaninong tinig iyon kay Mrs. Annie. Dahil dito ay agad na inihinto ni Mang Reynaldo ang kanyang ginagawa at agad na tumungo sa labas ng bahay at doon nga ay natanaw niya ang babae. Nakangiti ito sa kanya at nakasuot ng isang mahabang bestida at kumaway pa ito sa lalaki. Dali-daling tinungo ni Mang Reynaldo si Mrs. Annie at agad na pinagbuksan ng gate at agad ding pinapasok sa loob ng bahay. Batid ni Mrs. Annie na wala si Mrs. Lorraine, kaya lakas loob itong sumugod sa bahay na iyon. At sa loob nga ay agad na umakap ang ginang kay Mang Reynaldo at maalab na naghalikan. Subalit saglit pa ay inawat iyon ng lalaki na pinagtaka ng ginang. Bakit? Hindi pa kasi ako nakakaligo. Nakakaya naman sa'yo. Kala ko pa naman ayaw mo na sa akin. Okay lang kahit di ka pa nakakaligo. Mas gusto ko pa nga ang amoy pawis eh. Mula doon ay nagtuloy-tuloy ang mga ito at nakarating sa kwarto mismo nilang mag-asawa. Samantala, wala namang kamalay-malay si Mrs. Lorraine sa nagaganap na kababalaghan sa kanilang pamamahay. Sa loob pa mismo ng kanilang silid. Ang alam nito ay mag-isa lang at may inaayos lang ang asawa sa bahay. Subalit iba ang inaayos nito ngayon. At sa kabilang dako naman, sa tindahan ng pagmamay-ari ng mag-asawa, dito ay inis na si Mrs. Lorraine kay Mang Reynaldo dahil kanina pa niya ito tinatawagan ngunit hindi ito sumasagot. Ibig niya ang asawa na ang tumao doon dahil sa may ibig siyang puntahan. Kaya naman dahil dito ay nagpa siya si Mrs. Lorraine na magbilin sa mga tauhan na sila muna ang bahala at uuwi muna ito. Agad namang sumang-ayon ang mga tauhan ng mag-asawa sa ginang na sa pagkakataong iyon ay tuluyan na itong papuntang papauwi ng bahay. Habang ang magkalaguyo na si Mang Reynaldo at Mrs. Annie ay tuloy pa rin sa pagtatampisaw sa mga nakaw nilang ligaya o sandali. At sa mga sumunod ng kaganapan, isang ginang ang sakay ng isang tricycle papauwi sa kanilang tahanan. Si Mrs. Lorraine, habang nakasakay nga ito, ay muli niyang tinawagan ang asawa. Subalit ganun pa rin ito at walang sumasagot. Hanggang sa nagpatuloy ito sa kanyang biyahe. Na hindi naman nagtagal ay nakarating na nga ito at huminto ito sa tapat mismo ng kanilang bahay. Doon ay dire-diretso itong pumasok ng gate hanggang sa makarating ito sa may pinto. Sa pagpihit niya ng doorknob ay nakalak ito kung kaya't hinanap pa nito ang susi sa kanyang bag. At di nagtagal, doon ay binuksan na niya ang pintuan
at diretso itong pumasok. Pagdating sa loob ay daglian siyang natigilan nang may marinig siyang isang babae. Doon ay agad na kumabog ang kanyang dibdib. Mula sa kanyang kinatatayuan ay sinundan niya ang pinagmumulan ng tinig na iyon ng babae hanggang makarating siya sa may pintuan ng kanilang silid mag-asawa. Huminga muna ito ng malalim at nanginginig niyang pinihit ang doorknob at marahang-marahan niya itong binuksan. Muring binubuhusan siya ng napakalamig na tubig nang tumambad sa kanyang mga mata ang nagaganap na eksena. Pansamantalang hindi nakagalaw ang ginang sa di niya akalain na magagawa siyang lokohin ng mahal na asawa. Hanggang sa di nagtagal ay dito na sumabog ang galit ni Mrs. Lorraine at malakas niyang itinulak ang pinto at agad na malakas na nakagawa ng ingay na siyang nagpawindang sa dalawa. Mga hayop kayo! Agad na napabalikwas ang dalawa at agad na hinagilap ni Mrs. Annie ang kumot at ibinalot sa kanyang katawan. Habang si Mang Reynaldo naman ay agad na kumuha ng malaking towel at itinapis. Lorraine? Ang gulat niyang nasambit. Naging mabilis ang pangyayari at agad na sinugod ni Mrs. Lorraine si Mrs. Annie at inabutan niya ito kung kaya't sabunot niya ito sa buhok habang malakas na pinagsasampal. Pilit naman siyang inaawat ni Mang Reynaldo na maging ito man ay siniko at pinagsasampal ng kanyang asawa kasabay ng mga pagmumura nito sa dalawa. Ang kaninang masarap na tagpo napalitan ng nagaharing galit ni Mrs. Lorraine. At sa gitna nga ng kaguluhan ay dito na nailayo ni Mang Reynaldo ang asawa at agad nitong sinigawan si Mrs. Annie na umalis na at tumakbo na. At na magkaganon, dito ay galit na pinalalayas ni Mrs. Lorraine ang asawa at hinakot nitong lahat ng damit ni Mang Reynaldo at ibinato niya iyon sa asawa. At nang hindi pa rin natitinag si Mang Reynaldo sa ginawa sa kanyang pagpapalayas, ay dito na kumuha ng kutsilyo ang ginang at nagbanta ito na kung hindi aalis o lalayas ang asawa ay hindi siya mangingiming saktan niya ito. Dahil doon ay nagpa siya si Mang Reynaldo na upang hindi na umabot pa sa mas malalang sitwasyon ay sumunod na lamang ito at kinuha ang lahat ng gamit ng madalian hanggang tuluyan nitong lisanin ang bahay. Sa paglabas nito ng bahay ay natanawan niya ang mga chismoso at chismosa at galit niya itong pinagsisigawan at pinagmumura bago tuluyang umalis. Naiwan namang umiiyak ang ginang sa loob ng bahay dahil sa sama ng loob, dahil sa kanyang pagkakahuli sa dalawa. At halos ibato nitong lahat ng gamit sa kusina sa kanyang pagwawala, wala namang kamalay-malay ang gurong si Carmina sa nangyari ngayon sa kanyang mga magulang. At kinagabihan nga, habang magkasama si na Carmina at ang nobyo nito sa isang maliit na pasyalan sa kanilang bayan, dito ay sorpresang nag-alok ng kasal ang lalaki na ikinagulat at ikinatuwa rin naman ng dalaga. Subalit bago pa man makuha ni Carmina ang singsing, isang kapitbahay ang sa kanila ay dagli ang lumapit at sa dalaga ay agad na ibinalita kung ano ang nangyari sa kanilang tahanan. Doon ay higit na nagulat ang dalaga at dali-dali itong umuwi kasama ang nobyo. Nagkalat ng mga gamit ang siyang bumungad kay Carmina at ang ina nito ay nakaupo sa may bandang kusina at tulala. Agad na inusisa ni Carmina ang ina kung ano ba talaga ang nangyari at hindi naman ito makapaniwala sa ipinagtapat sa kanya ng ina. Dahil dito ay tila nanlambot ang dalaga at napaupo na lamang ito sa sopa at agad naman siyang kinomfort ng kanyang nobyo. Sa paglipas nga ng mga araw ay tuluyan na ngang hindi nakauwi ng bahay si Mang Reynaldo at humingi rin ito ng tawad sa anak. Galit naman ang siyang sumalubong dito, subalit iyon naman ay naunawaan ng ama. At na magkaganon ay hinayaan na muna ni Mang Reynaldo ang kanyang mag-ina at saka na muling kausapin kapag katuluyan ng lumamig ang sitwasyon. Samantala, habang nasa basement sa parking area si Mang Danilo,
Isang tawag ang kanyang natanggap mula sa inaanak na si Carmina. Dito ay malungkot na ibinalita ng dalaga ang tungkol sa kanyang mga magulang. Lubos naman na ikinagulat at ikinalungkot ni Mang Danilo ang nangyari at hindi rin ito akalain na may itatagong kalokohan ang kaibigan. Ipinabatid naman ni Mang Danilo sa inaanak na kung magkakaroon siya ng oras o panahon ay susubukan niyang umuwi upang dito ay kausapin ang mag-asawa. At ganun din naman ay kamustahin ang kanyang bahay at tricycle na naiwan. Pinaalalahanan din ni Mang Danilo ang inaanak na huwag nang mag-isip at subukang magpatawad sapagkat batid niya ang nararamdaman ng isang tao na hindi magawang mapatawad sa pagkakamali nitong nagawa. Kaya naman hanggat maaari ay ayaw na niyang tuluyan pang maranasan ng kaibigan ang kanya ngayong dinaranas sa anak. Kaya naman habang pauwi na ang mag-among Mrs. Elisa at Mang Danilo ay napansin ng among babae ang sobrang katahimikan ng matanda. Kuya Danilo, si Ashley pa rin ba ang iniisip mo? Di ho ma'am. Tungkol po sa kaibigan ko, may nangyari ho kasi. Bakit? Na-aksidente ba? Di naman ho ma'am. Pero hayaan nyo na ma'am. Maging maayos din naman po ang lahat. Pero may papakiusap po sana ako sa inyo ma'am. Ano ba yun? Eh ma'am, balak ko po sanang kausapin mag-asawa na kaibigan ko. Kung po pwede lang naman po sana. Ayos lang naman sa akin Kuya Danilo. Wala namang problema. Tsaka maganda rin yun at makakapagpahinga ka ng maayos. Salamat ho ma'am. Bagamat hindi inungkat pa ni Mrs. Elisa ang tungkol sa kaibigan ng matanda, ay hinayaan na lang nito na makauwi ito. Natulad ng sabi ng amo ay upang makapagpahinga rin naman. Subalit sa kabilang banda ay may lungkot siyang nadarama. Lalo pa nga at tanda na rin ito sa hiling ng kanyang asawa na magpakasaya sila ni Mang Danilo sa harap mismo ng kanyang asawa. Ganun pa man ay naiisip niyang mabuti na rin iyon upang masabik siya sa matanda. Ang nangyari nga, ang araw na hiniling ni Mang Danilo ay naganap. At sa araw ngang iyon ay may lungkot sa mukhang mababakas kay Mrs. Elisa. At sa pag-uwi nga ng matanda ay mahigpit na bilin ng mag-asawang George at Elisa na mag-iingat ito at babalik kaagad. Umayon naman si Mang Danilo sa mag-asawa at ipinagamit pa dito ang isa sa mga sasakyan ng pamilya upang mas mabilis nga ang biyahe nito pauwi at pabalik. At sa di nagtagal, makaraan pa ng ilang sandali mula sa mahaba-habang biyahe ay narating na ng matanda ang kanilang probinsya o bayan. Doon ay dumiretso ang matanda sa kanilang tahanan. Sa pagpasok nito sa loob ay maayos ang mga gamit nito na halatang hindi pinabayaan at nagpahinga ito ng malalim sa isiping sanay kasama niya niyang muli ang kanyang anak na si Ashley. Maya-maya pa ay naumpo ito at tila nagmumuni-muni sa mga nagaganap sa kanya at sa kanyang mga amo, maging ang hindi magandang pangyayari sa tagpo nila ng kanyang anak. Muli ay nagpahinga ito ng malalim hanggang sa maisip na niya ang kinakaharap ngayon ng kanyang kaibigan at sa asawa nito na si Mrs. Lorraine. Kaya naman dahil doon ay napailing na lamang ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata hanggang sa di na niya namalayan nakatulog ito buhat sa kanyang pagkakaupo. Hanggang sa walang ano-ano ay biglang naalumpungatan si Mang Danilo at nang idilat niya ang kanyang mga mata, dito bumalaga ang dalagang guro na si Carmina sa kanyang harapan. Carmina? Shhh! Mamaya ka na magtanong, Ninong. Kaya naman dahil doon ay nagpaubayan na lamang si Mang Danilo sa kanyang inaanak at nanatili itong nakapanood sa dalaga. Lubos-lubos naman ang ligaya ni Carmina ngayong muli niyang nakapiling ang kanyang ninong na si Mang Danilo. Ibang klase talaga ang inaanak ko. Grabe. Basta, para sa'yo, Ninong. Tunay na ninamnam ng dalawa ang saya na dulot nitong kamunduhan na pagkaraan ng lahat ay kapwa na higang magkatabi. At mula dito ay napag-usapan na nila ang problemang kinakaharap ng dalaga
At nangako naman si Mang Danilo sa inaanak. Nakakausapin niya ang ama at ina ng dalaga at susubukan nga nitong mapagbati ang dalawa. Kinabukasan ay agad na tinungo ni Mang Danilo ang kaibigan nitong si Mang Reynaldo sa kapatid nito kung saan ito tumutuloy. Doon ay nagulat si Mang Reynaldo nang makita ang kaibigan. Hindi niya inaasahan na darating ito. Kaya naman may galak niyang sinalubong ang kaibigan at agad na pinatuloy. Dito ay inalok ng kape ni Mang Danilo na tahimik na pinagmamasdan ang kaibigan. O ano pare, kamusta na ba? Biglaan nata ang pagluwas mo ah. May problema ba? Sunod-sunod na tanong ni Mang Reynaldo sa kanyang kaibigan. Ang totoo niyan pare, biglaan ang pagluwas kong ito dahil sa isang tawag sa akin. Sagot naman ni Mang Danilo. Tawag? Tungkol saan naman? Ang nagtatakang tanong ni Mang Reynaldo. Tungkol ito sa inyo ni Mari, tinawag sa akin ni Carmina kung ano ang nangyari. Ang totoo, nagkita kami ni Carmina kahapon at... At natigil ang bigla ang kaibigan. Kamuntikan na nitong mabanggit ang naganap sa kanila, ngunit agad naman itong napigilan. Pari, saksi ako sa inyong sama ni Mari, kahit pa noong magkasintaan pa kayo. Pero kung kailan tayo nagkaedad na eh, bakit ngayon pa? Aminado na ako sa pagkakamali ko pare. Pero bilang lalaki, sino ba naman ang makakatanggi kay Ani? Alam mo naman yung babaeng yun. Alam mo naman kung gaano kaganda yun. Kaya mo nagawang sirain ang relasyon nyo ni Mari? Ganun ba? Tugon naman ni Mang Danilo. Doon ay hindi na nakapagsalita pa si Mang Reynaldo sapagkat may punto naman talaga ang kaibigan. Subalit sa loob naman ni Mang Danilo ay guilty dahil sa namamagitan sa kanila ni Carmina. Subalit nagkunwari na lamang itong walang nangyayari sa kanilang dalawa. Maya-maya pa nga ay humingi na ng tulong si Mang Reynaldo sa kaibigan na kausapin ang asawa nito upang mapakiusapan ito na patawarin siya at muling magkabalikan. Umayon naman si Mang Danilo. Subalit hindi naman ito nangako sa kaibigan dahil ayaw din naman itong umasa. Nang magtagal ay napag-usapan na nila dito ang tungkol sa trabaho ni Mang Danilo at malungkot namang inihayag ni Mang Danilo sa kaibigan ang naganap sa kanilang pagkikita. Ikinalungkot naman iyon ni Mang Reynaldo. At pagkaraan ng mahaba-habang kwentuhan ng dalawa ay dito na nagpa siya si Mang Danilo nakausapin si Mrs. Lorraine. Alinsunod sa pakiusap ng inaanak at ng kaibigan ay susubukan niyang pakiusapan si Mrs. Lorraine na patawarin na ang kaibigan. At nangyari nga, kinahapunan ay nagtungo na si Mang Danilo sa bahay ng kaibigan at doon ay nadatnan niya ang kumare na inaabala ang sarili sa mga gawaing bahay. Huminto lamang ito nang makita ang matanda at pinatuloy niya ito agad na kinamusta. Dito ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Mang Danilo at agad na dinerecho niya ang kumare. Nanahimik naman si Mrs. Lorraine habang nagsasalita si Mang Danilo at sinusubukan nga nitong pakiusapan ang ginang na patawarin na ang kaibigan alang-alang sa kanilang pinagsamahang mag-asawa. Secret XPG. Sana maring mapatawad mo na si pare. Nangako naman siya na hindi niya naulitin pa. Di ko alam pare. Napakasakit ng ginawa niya sa akin. Lalo pa at huli ko sila sa akto. Kaya hindi ko alam kung mapapatawad ko pa siya. Sa puntong yan, naunawaan kita mare. Ang sa akin lang, ako ang nanginayang sa inyong samahan na aking nasaksiyan. Pero di rin naman kita mapipilit na mapatawad si Reynaldo. Karapatan mo naman yan bilang asawa na nasaktan. Salamat pare. At mula nga doon ay wala nang nagawa si Mang Danilo na mapagbati o mapag-ayos ang dalawa hanggang sa alukin na ni Mrs. Lorraine na doon na maghapunan ang kumpare na agad namang pinaunlakan ng matanda. Doon ay ibinida ng ginang ang ginagawa nilang pag-aalaga sa tricycle ni Mang Danilo. Maging ang bahay nito na si Carmina ang nangangasiwa ng duplicate ng susi. Hindi nga lamang mabanggit ni Mang Danilo na kahapon nga lamang ay sinadya siya ng dalaga
at may mainit na naganap sa kanilang dalawa. At sa pagsapit nga ng hapon, habang naghahanda ng hapunan ang ginang, ay hindi maiwasan ni Mang Danilo na titigan ang kumare at ang malaman na pangangatawan nito at ang may kakinisan pa rin itong balat. Doon ay napagtanto ni Mang Danilo kung kanino nagmana ng ganda ng katawan ang inaanak. At habang nakatitig nga ito, ay hindi nito maiwasang matangay ng kanyang isipin para dito. Kung kaya, dahil dito, ay pasimple nitong inayos ang kanyang sandata. At ang ginawang iyon ni Mang Danilo ay nalingon na ni Mrs. Lorraine at natigilan itong bigla at napatitig. Tila napaisip bigla ang ginang sa kanyang nakita kung may katotohanan ba yon o sanhi lamang ng suot ng kumpare. Subalit maya-maya ay iminaglit na rin niya iyon at nagpatuloy sa kanyang paghahanda ng hapunan. Samantala, kinagabihan sa silid ng mag-asawang George at Elisa, doon ay makikita ang ginang na abala sa harap ng nakaupong asawa na si George. Dito ay pinagbubuti niya ang ginagawa para sa asawa. Ngunit bahagya lamang ang naging epekto nito. Habang pinanonood naman ni Mr. George ang video nilang dalawa ni Mang Danilo at Mrs. Elisa. Ngunit magkaganon man, ay waring hindi ganon katalas ang sandata ni Mr. George na tila hindi nasapat ang video. Hanggang sa dito ay muling nanamlay ito. Dahil doon ay huminto na si Mrs. Elisa sa kanyang ginagawa at nakatitig ito sa asawa na bahagyang inihagis ang cellphone sa ibabaw ng kama at halata itong dismayado. Kaya naman dahil dito ay nagsalita ang kanyang may bahay. Han, pagbalik ni Kuya Danilo, gagawin ko na ang hiling mo. Kung ngayon ang paraan upang muling manumbalik ang sigla niyan. Salamat Han, at huwag kang mag-alala. Wala akong pagsisisiyan sa gagawin nating to at tininda ko na rin ang sarili ko na makita kang pinaliligaya ng sa harapan ko. Kaya pagbalik ni Kuya Danilo, isagawa na natin ang planong ito. Sige Han, mag-toothbrush lang ako at pagkatapos magpahinga na tayo. Tanging pagtango na lamang ang siyang isinagot sa kanya ng asawa hanggang sa dumiretso na ang ginang sa banyo. Sa loob ni Mr. George ay ibig na niya muling magbalik ang kanyang sigla upang muli na niyang mapaligaya ang asawa. Bilang isa sa kanyang tungkulin bilang asawa, kaya naman handang-handa na rin ito na makita ng malapitan at harapan ang asawa na pinaliligaya ni Mang Danilo. At nasasabik na rin ito, lalo pa nga at handa na rin ang kanyang misis na si Elisa. Samantala, sa tahanan ni Mang Reynaldo ay nagpa siya si Mrs. Lorraine na pakiusapan si Mang Danilo na doon na matulog at samahan silang mag-ina. Hindi naman tumanggi si Mang Danilo dahil naisip rin nitong wala rin naman siyang gagawin sa kanila. Kaya pumayag ito at upang nang sa ganon ay makapagkwentuhan pa silang tatlo. Sa sopa nagpa siyang matulog ang matanda. Nang gabi namang iyon ay walang magawa si Carmina na makasingit sa kanyang ninong dahil na rin sa takot nito na baka sila naman ang mahuli ng kanyang ina. At nangyari nga, madaling araw, habang tahimik ang buong paligid ay naalimpungatan si Mrs. Lorraine at nakadama ito ng pag-ihi. Kaya naman lumabas ito ng kanyang silid, madadaanan niya ang patungong banyo ang natutulog na kumpare sa sopa. Sa simula ay hindi niya ito pinansin, subalit pagkaraang makaihi, sa pagbalik nito ay daglian niyang naalala ang nakita niya sa pantalon ng kumpare. Kaya naman nilingon niya si Mang Danilo at naisipan niyang subukang alamin kung namamalikmata lamang siya. Kaya naman marahan itong lumapit at marahang tumapat sa may tagiliran ni Mang Danilo. Doon maingat niyang binuksan at nanginginig pa ang kamay ni Mrs. Lorraine na may kasabikang nadarama sa kung ano ang kanyang makikita. At hindi nagtagal ay nagtagumpay ito at namangha ang kumare dahil totoo ang kanyang nakikita. Ibig manghawakan subalit nagdalawang isip ito. Ilang saglit lang ay bumalik si Mrs. Lorraine sa kanyang silid
at sa kama niya ay nahiga ito. Hindi na nag-atubili pa ang ginang at nagpakasaya na lang. Nakadama ng panlalambot ang ginang pagkaraan. At ganon din ay hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang nakita kay Mang Danilo. Hanggang sa dito ay nakaisip ng paraan ang ginang upang masubukan iyon at nagpa siya nga itong kausapin na ang asawa. Dito ay hihingin niya ang kondisyon sa asawa na kung papayag ito na makapagsarilinan sila ni Mang Danilo ay papayag na siyang makipagbalikan dito at muli silang magsasama. Dahil dito ay napangiti si Mrs. Lorraine sa kanyang binabalak nang walang pangingilagang pangamba. At sa mga sumunod ng pangyayari, tulad ng plano ni Mrs. Lorraine na masubukan ang kumpare, ay nagtuloy ito sa bahay ni Mang Danilo na kasalukuyang nag-aayos ng ilan niyang gamit upang nang sa ganon sa pagbalik niya sa Kamaynilaan ay mas mabilis niyang mahahagilap. At doon nga ay nagulat ang matanda nang dumating ang kumare niya na si Mrs. Lorraine na nakasuot ng bestida. Kaya naman dahil doon ay agad niya itong pinapasok at tinihinto muna nito ang kanyang ginagawa at tinarap ang asawa ng kaibigan. Pasugod ka bigla, Mare. Ano bang atin? May ibig sana akong sabihin sa'yo, pare, tungkol sa amin ni pare. Handa ko nang patawarin ang kaibigan mo at magsama kaming muli. Pero isang kondisyon ang hihilingin ko sa kanya. Yun ay kung papayag siya na mapaligaya mo ko sa loob ng isang gabi. Ang lakas loob niyang pagpapatuloy. Nagulat naman si Mang Danilo sa kanyang mga nadinig buhat sa kumare at hindi ito makapaniwala. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Mare? Oo, pare. Kakausapin ko si Reynaldo at sasabihin ko sa kanya ang kondisyon ko. Dito ay agad na inawat ni Mang Danilo ang kumare. Sandali, Mare. Mahirap yung gagawin mo. Baka di kayanin ni pare. At pag-isipan pa ako ng masama. At baka magdulot pa ito ng mas malalang problema. Sandaling katahimikan ang namayani at tila naman nanlumo ang ginang hanggang sa muling nagsalita ang lalaki. Pwede naman natin gawin kahit na hindi na natin ipaalam kay pare. Matagal na akong may pagtingin sa iyo, Mare. At matagal ko na rin inaasam na makasama ka. Napasinghap naman si Mrs. Lorraine sa mga sinabing iyon. Tila biglang lumalim ang bawat paghinga nito at pinagmasdan ang kamay ng kumpare na marahang humahaplos. Kaya naman pagkaraan nun ay agad nang sinunggaba ni Mang Danilo ang ginang. Bago dito ay kapwa bagsak sa kama ang dalawa na kapwa nakangiti. Nakuha pang umakap ni Mrs. Lorraine sa kumpare. Tunay na masasabing nasiyahan ng todo ang ginang. Kaya nga buo ang pasya nito na ulit-ulitin nila ang naganap na tagpong iyon. At doon ay napagpasyahan na rin ni Mrs. Lorraine na patawarin na ang asawa na ikinatuwa naman ni Mang Danilo sapagkat iyon naman talaga ang isa sa layunin niya kung bakit siya lumuwas sa kanilang probinsya. Pagkaraan ng naganap na tagpo sa dalawa ni Mang Danilo at Mrs. Lorraine, kapansin-pansin sa ginang ang maaliwalas na mukha. At tulad ng nasabi ni Mrs. Lorraine sa kanyang kumpare, ay patatawarin na nito ang asawa basta ba uulit-ulitin nila ang naganap sa kanila. At nangyari nga, sinundo ni Mang Danilo si Mang Reynaldo na kinakabahan pa. Subalit sabik naman sa magandang balitang inihatid ng kaibigan. At sa tahanan nga ng mag-asawa, sa loob ay masinsinang nag-usap ang mag-asawa habang naiwan naman sa labas ang mag-ama-amahan na si Mang Danilo at Carmina. Umasa ang dalaga na maayos na ang gusot ng kanyang mga magulang at muling manumbalik ang dati nitong samahan. Sana nga, Ninong, ito na ang araw na maging maayos na ang lahat. Ang hirap din kasi sa sitwasyon ko bilang anak. Huwag kang mag-alala. Naniniwala naman ako na maging maayos na ang lahat. Isa ba? Kilala mo naman ang mama mo na kapag sinabi niya, tinutupad niya. Salamat, Ninong, sa lahat, ha? Wala yun, Carmina. Masaya akong babalik sa Maynila.
Pagkadinig ng dalaga sa tinuran ng ama-amahan, ay biglang nalungkot naman ang dalaga, kaya naman napahawak ito sa kamay ng matanda. Ninong, huwag ka na lang kaya umalis. Total maayos din naman ang buhay mo dito. Tsaka nandito rin naman kami ni na papa at mama. Kung kailangan mo ng tulong, nandito naman po kami, di ba? Alam ko naman yun, Carmina. Kaya lang, tulad mo, maasa rin ako na magiging maayos din ang lahat sa amin ni Ashley. Hindi ako bibitaw sa paniniwalang yun. Sa puntong iyon ay wala nang masabi pa ang dalaga, kung hindi ang mapaakap na lamang sa kanyang ninong. Inakap din naman ito ng matanda. At pagkaraan nga ng patawarang naganap, ay dito na pumasok ang magninong at masayang binati ni Mang Danilo ang kaibigan. Naging masaya naman ang dalagang guro sapagkat nagkaayos na ang ama at ina. Nangako naman si Mang Reynaldo sa kanyang mag-ina na hindi na ito uulit pa. At sisikapin na nitong iwasan si Mrs. Annie. Kaya naman dahil sa tuwa ni Mang Reynaldo ay nag-ayang uminom bilang pasasalamat na rin niya sa kaibigan. Kaya naman pagkagat ng gabi sa tahanang iyon ay pinasimulan na nila ang inuman. Ibig din namang masulit ni Mang Reynaldo na kasama ang kaibigan bago ito bumalik sa Maynila. Sa gitna ng inuman ay dumating naman ang nobyo ng dalagang si Carmina at sandali itong nakitagay sa dalawa. Bago nito ipagpaalam ang dalaga upang kumain sa kanila dahil naimbitahan ito ng magulang ng lalaki. Ilang sandali nga lamang ay tuluyan nang umalis ang magnobyo at naiwan ang tatlo. At habang nagiinuman ay pumasok sa kwarto nilang mag-asawa si Mrs. Lorraine at sa paglabas nito ay nakasuot ito ng napakaikling short na pantulog at sandong puti na manipis. Hindi naman ito sinaway ng asawa at tila nagmalaki pa ito sa kaibigan kung gaano ka-sexy ang asawa. At ngiti lang ang tanging itinugon ni Mang Danilo. At habang palalim na ang gabi at marami na rin ang naiinom ng dalawa, ay dito na napansin ni Mang Danilo na lasing na ang kaibigan at pinahihinto na ito. Subalit ayaw nitong magpasaway, kaya naman nagtuloy-tuloy ang kanilang inuman. Dahil nga sa lasing na si Mang Reynaldo, ay gumawa ng hakbang si Mrs. Lorraine upang magpa-score kay Mang Danilo. Nagkunwari itong kukunin ang lalagyan ng pulutan at nakatalikod ito kay Mang Danilo. At maya-maya pa ay nagtungo na ng kusina ang ginang habang tuloy ang dalawa na sa pagkakataong iyon ay hindi na umiinom si Mang Danilo at tanging ang kaibigan na lamang nito ang tuloy-tuloy sa pag-inom. Hanggang sa muling awatin ni Mang Danilo si Mang Reynaldo na tama na at lasing na ito. Inaya na niya ang kaibigan sa kwarto nito upang makapagpahinga na at tuloy ay uuwi na rin ito. Dahil dito ay sumang-ayon na ang kaibigan at inalalayan pa ito ni Mang Danilo papasok sa kwarto dahil halos hindi na ito makalakad ng maayos. Bagsak sa kama ang matanda at dala ng sobrang kalasingan ay mabilis itong nakatulog. Sabay noon ay ang pagpasok naman ni Mrs. Lorraine at inayos nito ang pagkakahiga ng asawa. Sunod ay binuksan din nito ang electric fan. Kung hindi dahil sa'yo pare, baka hanggang ngayon di ko pa rin mapapatawad ang kaibigan mo. Lumapit naman si Mang Danilo sa may likuran ng kumare at humawak ito sa bewang ng ginang bago ito sumagot. Papasalamat nga ako at bago ako malis pabalik ng Maynila ay nag-ayos na rin kayo. Huwag dito pare, baka maalimpungatan ng kaibigan mo. Huwag kang mag-alala, bukas na ang gising niyan, lasing na eh. Tsaka mas masaya ito dahil habang nandyan sa parang Reynaldo. Napasandal na sa kumpare niya ang ginang. Danilo, kinakabahan ako, pero ang saya pala ng ganito. I-enjoy mo lang ang gabing ito. Wala nang anumang pagtutol si Mrs. Lorraine sa ibig mangyari ng kumpare. Kahit pa may posibilidad silang mahuli ni Mang Reynaldo kung sakaling maalimpungatan ito. Kapwa pagod ang dalawa ng gabing iyon kung kaya't agad na naglinis ng katawan si Mang Danilo na sinundan naman ni Mrs. Lorraine.
Inayos pa muna ng ginang ang anumang kalat sa loob ng kanilang silid. Pagkaraan nun ay masaya at magaang ang pakiramdam na nahiga sa tabi ng asawa at ganon din si Mang Danilo na magaan ang pakiramdam na nahiga at nakangiti dahil sa kanilang ginawa. At sa sarili ay tunay na mamimiss niya ang kumare pagbalik niya ng Kamaynilaan. Kinabukasan, pagkaraan ng naging tagpo sa pagitan ni Mang Danilo at kumare nito ng si Mrs. Lorraine. Masayang naghanda ng agahan ang ginang na agad namang napansin ng asawa kung kaya't lumapit ito dito at mula sa likuran ay inakap niya ito. Maganda ata ang gising ng misis ko ah. Wala lang. Naisip ko kasi na magaan pala sa pakiramdam nang makapagpatawad ka. Basta ang pakiusap ko sa'yo, huwag mo nang uulitin. Dahil baka hindi na kita mapatawad pa. Tunay naman ang sinasabi ko sa'yo. Hindi naman ulit yun. At sa tagpo nga nilang iyon ay lumabas mula sa kwarto ang kaibigan nilang si Mang Danilo. Agad na bumati ang matanda sa mag-asawa at ganon din naman ay humingi rin ito ng paumanhin. Pasensya na pare. Dito na ako nagpalipas ng gabi. Ilang-ilang na rin kasi ako. Delikado kung magmamaneo pa ako. Sabi ni Mang Danilo. Ano ka ba pare? Ayos lang yun. Eh ako nga wala nang maalala kagabi. Dahil siguro sa kalasingan ko na rin. Tugon ni Mang Reynaldo. At nagkatinginan ang dalawa ni Mang Danilo at Mrs. Lorraine dahil sa kanilang nadinig at nagkangitian pa. Sa puntong iyon ay inaya na ng mag-asawa ang kaibigan na sumabay na sa agahan. At sa pagkainan ay napag-usapan nila ang pagbabalik ni Mang Danilo sa Maynila at nakaimpake na nga rin ang matanda upang mas mabilis siyang makaalis. Bahagya namang nakadama ng lungkot si Mrs. Lorraine dahil matatagalan na bago niya muling makasamang muli ang kumpare. Magkaganon man ay naisip din niyang mabuti na rin iyon at iwas disgrasya at naisip din niya mas masarap lalo kung sabik na sabik ka sa taong namimiss mo. At nangyari nga ang araw ng pag-alis ni Mang Danilo ay dumating. Doon ay binilinan ng mag-asawa na mag-ingat ito sa biyahe sa pagmamaneho. Hiling din nilang mag-asawa na mapatawad na rin ito ng anak nitong si Ashley. Umaasa ang mag-asawa na sa muling pagbalik ni Mang Danilo ay kasama na at nagkaayos na sila ng anak nito. Samantala, nakiusap naman ang dalagang guro sa kanyang ama-amahan na magpahatid sa eskwelahan dahil sa may gagawin ito. Sinang-ayunan naman ito ng matanda at tuloy biyahin na rin ito pabalik ng lungsod. Saglit pa ay dito na nagpaalam si Mang Danilo sa mag-asawa at lula ng sasakyang minamaneho ay kasakay nga niya ang dalagang guro. Pagsapit nila sa lugar kung saan inihatid ng matanda ang dalaga ay inihinto ni Mang Danilo ang sasakyan. At mula sa loob ng sasakyan ay inaya ni Mang Danilo ang inaanak sa likurang bahagi na hindi naman tinutulan ni Carmina. Mamimiss kita, Ninong. Lalo na ako, Carmina. Sobra akong masasabik sa'yo. At mahigpit niya itong inakap. At makalipas pa ng kanilang masasayang sandali. Nag-enjoy ka ba? Tanong nito sa dalaga habang kapwa nag-aayos na ang mga ito. Oo naman, Ninong. Sobra akong nag-enjoy. At mamimiss ko talaga ang tagpo nating to. Ang inaalala ko, paano kung makabuo tayo? Di kaya tayo magka-problema nito? Huwag ka mag-alala, Ninong. Nandyan naman ang boyfriend ko. Madalas din may mangyari sa amin. Kaya kung madidisgrasya man ako, di na siya magdududa pa. Dito muling nagpatuloy ang dalawa patungo sa eskwelahang pinagtuturuan ng dalaga. Hanggang di nagtagal ay tuluyan na niyang naihatid ang dalaga. Nagpaalala pa ang inaanak sa kanyang ninong na mag-iingat ito sa biyahe pabalik sa Maynila na agad namang nagpasalamat ang matanda. At hindi nga nagtagal ay dito na tuluyang umalis si Mang Danilo na nakangiti namang tanaw ni Carmina. Sa pagbabalik nga ni Mang Danilo sa Kamaynilaan ay baon nito ang isang magandang alaala na hindi niya sukat akalain na makakasama ng isang gabi ang kumare niyang si Mrs. Lorraine. Masaya din naman ito na nagkaayos na ang mag-asawa.
Kaya naman maaliwalas ang mukha nitong humarap sa kanyang mga amo. Agad na kinamusta ng mag-asawa ang biyahe ng matanda, maging ang probinsya nito, at sinagot naman ito ni Mang Danilo nang walang pag-aalala. Sapagkat naging maayos naman ang naging pagbabalik niya sa kanilang probinsya, at magkaganon ay pinagpahinga muna ito ng mag-asawa. At sa silid nga ng matanda ay muli niyang sinariwa ang mga naganap sa kanila ni Mrs. Lorraine. At sa isip niya ay paulit-ulit niya itong babalikan tuwing luluwas siya sa kanilang bayan. Hindi na naman nag-aalala si Mang Danilo kung madisgrasya man niya ang inaanak. Umaasa ito sa sinabi ni Carmina na makailang ulit na silang nagpapakaligaya ng nobyo nito. Kung kaya kung makabuo man ay palilitawin ng dalaga na sa nobyo niya ang bata. Kaya naman ilang sandali lang ay nakatulog ito ng magaan ang pakiramdam at walang inaalala. Sa muling pagbabalik trabaho ni Mang Danilo ay naging tahimik naman ang lahat at walang makikitang anumang bahid kamunduhan sa bawat isa. Habang si Ron naman ay patuloy nang nilalamon ng problema dahil sa lumalaking utang nito sa kaibigan niyang si Dexter. Ngayon nga ay hindi na niya alam kung papaano pa siya makakabayad, kaya patuloy ang pagsusugal nito, umaasang makakabawi upang makabayad. Dahil sa pagkakalulong nito sa sugal, maging ang sasakyan nito ay naibenta na niya. At ang mga kinikilos nito ay napapansin ng asawa niyang si Ashley. Ibig man niyang alamin kung may problema ba ito, subalit natatakot naman siya sa dahilan. Alam nito na magagalit ang lalaki. At isang araw nga ay nagulat si Ashley nang hiramin ni Ron ang sasakyan nito upang magamit. Wala na namang pagtutulpa ang babae at hinayaan na lamang niya ito. Ngunit sa isip niya ay nagtatanong kung ano ang nangyari sa sasakyan ng asawa. Hanggang isang araw habang umiinom ng alak si Ron dahil talo na naman ito sa sugal, ay nilapitan siya ng kaibigan. Bro, nag-iisa ka ata dito. Di ka ba maglalaro? Tanong ni Dexter. Di na muna siguro. Di na muna siguro. Oras na naman eh. Pero kung paperan mo akong muli, okay lang ba bro? Tanong ni Ron. Bro, gusto ko sana. Kaya lang, ang laki na ng utang mo sa akin eh. Ang totoo niyan, nag-aalala na ako. Baka hindi mo na ako mabayaran yan. Napayokong natatawa si Dexter. Babayaran din kita. Huwag kang mag-alala. May bahid ng galit ang tinig ni Ron. Paano bro? Gayong halos nalulugi na rin ang hardware mo. Noong isang araw, nagbawas ka na ng tao. Bro, kahit na meron ako, kailangan ko rin ng pera. Paano kung kailanganin ko na? Sagot ni Dexter. Biglang natigilan at napaisip si Ron sa mga sinabi ng kaibigan at natahimik ito. Dahil doon ay may iminungkahi sa kanya ang kaibigan. Pero bro, may suggest ako sa'yo kung paano ka makakabayad sa akin. Kinakaba ang sabi ni Dexter. Paano? Tugon ni Ron. At sa muling salitang binitiwan ni Dexter ay nagalit si Ron dahil sa hindi nito naibigan ang nais ng kaibigan. Ito ay ang gawing kabayaran ay ang mismong asawa niya na si Ashley. Ibig ni Dexter na masolo ito sa loob ng isang buong magdamag. Subalit nagawang mapahinahon ni Dexter ang kaibigan sa mga paliwanag niya na kung papayag siya ay tuluyan ng burado ang lahat niyang utang. At bibigyan pa siya ni Dexter ng halagang 100,000. Dahil dito ay bahagyang naimasmasan si Ron at tila biglang napaisip. At dahil nga dito ay pinahayag ni Dexter ang magiging plano upang maisakatuparan ang lahat at upang makabayad na rin ang kaibigan. Subalit humingi muna ng palugit si Ron upang mapag-isipan ang alok na iyon ng kaibigan. Sapagkat hindi ganon kadali para sa kanya ang nais mangyari ng kaibigan. Samantala, nagpahayag naman ang binatang si JP sa lahat na ibig na niyang mamanhikan sa nobya nitong si Alexa. Kaya naman dahil dito, ay nagsipaghanda ang buong pamilya niya para sa gabi ng pamamanhikan ng binata. Ngunit bago iyon ay nagkita muna ang magnobyo
upang kausapin ang mag-asawang Daniel at Wena tungkol sa balak ng binata. Hindi naman kinakitaan ng pagtutol ang mag-asawa. Sa halip ay tuwa ang naramdaman nila para sa anak nilang si Alexa. At nang araw ngang iyon, pagkaraan ng pag-uusap at kwentuhan. Sa pagpapaalam ni JP sa nobya, ay nakiusap naman si Wena na kung maaaring makisabay. Balak nitong magtungo sa isang kaibigan upang maningil, na siya namang idadagdag sa gasto sa handa para sa gabing iyon ng pamamanhikan. At nangyari nga ay sabay na sumakay ng sasakyan ang dalawa at binagtas nila ang daan patungo sa nasabing kaibigan ng ginang. Samantala, nang gabi ding iyon sa loob ng silid na mag-asawang Ron at Ashley, sa kasalukuyan ay masayang nagsasalo ang dalawa ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. Pagkatapos ng kanilang masayang tagpo, ay agad namang nakatulog si Ron at naiwang bitin si Ashley. Dismayado man ay gumawa na lang ito ng paraan para mapagaan ang kanyang loob. At pagkaraan nun ay napadapa na lamang ang babae habang dinig niya ang paghihilik ng kanyang asawa. Humihingal na nilingon ni Ashley ang asawa at makikita sa mata ng babae ang pagkadismaya sapagkat ito at muli na naman siyang iniwan ng asawa. Madalas sa kanilang pagsasalo ay palaging iniiwan ni Ron sa gitna ng kasiyahan si Ashley. Ganun pa man ay hindi na lamang kumikibo ang babae at hinayaan na lamang ito. At pagkaraan ng ilang minutong pagkakadapa ay bumangon na si Ashley at nagtungo sa banyo sa loob ng kanilang silid. At doon ay naglinis siya at humarap ito sa salamin. Inayos ang sarili at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Makalipas nun ay nagbalik na ito sa kama at bago ito mahiga ay saglit muna niyang minasdan ang asawa na mahimbing na ang tulog. At doon ay dama pa rin ni Ashley ang pagkabitin nito. Subalit wala naman siyang magawa. Hanggang sa kumilos na ito at tinabihan na ang asawa at nakaakap pang natulog. At sa mga sumunod ngang kaganapan, ang pamamanhikan ng binatang si JP ay sumapit. Noong gabing iyon ay kumpleto ang pamilya ng binata na nagtungo sa tahanan ni na Alexa. Doon ay masayang sinalubong ng mag-asawa ni Daniel at Wena ang pamilya habang naiwan naman sa sasakyan si Mang Danilo. At mula doon ay naganap ang isang masayang pagtitipon ng lahat at napag-usapan nga ng mga ito ang balak na kasal na magkasintahan. Maya-maya pa ay inutusan ni Mrs. Elisa ang anak niyang dalaga na dalhan ng makakain ang matandang si Mang Danilo na agad namang sinunod ng dalaga. Dala ang plato na puno ng pagkain ay inihatid ito ng dalaga. Pagsapit niya dito ay agad niya itong iniabot sa matanda. Subalit hindi agad umalis ang dalaga at pumasok ito sa loob ng sasakyan. Tatay Danilo, mamaya mo nakainin yan. Ha? Bakit? May gusto po kasi ako eh. Gusto ko ho sanang... At hindi na nito tinapos ang sasabihin at agad ginawa ang kanyang balak. Baka may makakita sa atin dito. Ngunit parang walang nadinig si Bea at tuloy-tuloy lang ito. Ipinatong naman ni Mang Danilo ang hawak nitong plato sa dashboard. Ngunit nandoon ding lilinga-linga ito sa kanilang paligid habang dinig niya ang ingay sa loob na may kasamang tawanan. At maya-maya ay nag-ayos na ang dalawa at bumalik na sa loob ang dalaga habang naiwan naman sa loob ng sasakyan ang matanda. Makaraan pa nga ng ilang oras ay dito na nagpaalam ang pamilya ni JP at agad na inihanda ni Mang Danilo ang sasakyan. At nang gabi ngang iyon, pagdating ng bahay at sa loob ng silid nito ay sumagi sa kanyang isipan ang anak niyang si Ashley. Iniisip nito kung ano pang paraan ang kanyang gagawin upang mapatawad siya nito. Kaya naman balak nitong muling puntahan ang anak sa bahay ng mag-isa at bahala na kung ano ang kahihinatnan. At habang nasa ganon siyang kalagayan, ay tumunog ang cellphone nito at nang tignan niya ay agad niyang nakita ang pangalan ng amo niyang babae na si Mrs. Elisa.
doon ay inutusan ng ginang na magtungo sa loob ng bahay at dumiretso ito sa kwarto ng mag-asawa. Kaya naman saglit na nag-ayos ng sarili ang matanda at sumunod nga ito sa pinag-uutos sa kanya. Bagamat nag-iisip kung ano ang ipag-uutos ng amo at gabing-gabi na, subalit nagpatuloy lang ito hanggang sa marating nito ang pinto ng silid. Mahina subalit sapat na upang marinig ng ginang ang katok na iyon ni Mang Danilo. Sa pagbukas ng pinto ay bumungad kay Danilo ang amo na naka-nighties at agad siyang pinapasok. Ngunit napansin ng matanda na wala ang amo niyang lalaki na kanyang pinagtaka ngunit hindi na niya iyon inusisa pa. Secret XPG. Ma'am, may pag-utos po ba kayo? Wala naman Kuya Danilo. Ibig lang sanang kitang kausapin. Di ka, upo ka. At sabay na naupo sa gilid ng kama ang dalawa at napansin bigla ni Mang Danilo na tila may problema ang amo. May problema po ba? Wala naman. Kaya naman napaisip bigla ang matanda kung bakit siya pinapunta nito dahil wala naman itong problema o iuutos. Hanggang sa magulat na lamang siya nang bigla niyang maramdaman ang kamay ni Mrs. Elisa. Sa puntong iyon ay agad na niyang nakuha ang ibig sabihin ng amo. Subalit sa punto ring iyon ay malakas ang kaba niya sa dibdib sapagkat iniisip nito na baka mahuli sila ng kanyang among lalaki. Kaya naman napatayo siyang bigla at hindi na naman iyon ikinagulat ni Mrs. Elisa. Sapagkat batid nito na kahit hindi magsalita ang matanda ay alam niyang kinakabahan ito. Kaya naman tumayo siya at nilapitan si Mang Danilo at tila pinakalman niya ito at muli niyang inanyayahan na halata mong sabik sa maaaring maganap sa gabing iyon. Sa gabing ang iyon sa loob ng silid ng mag-asawang George at Elisa ay makikita ang mag-amo na nakaupo sa gilid ng kama. Si Mang Danilo na bahagyang nanginginig na parang bagito sa larangang magaganap sapagkat iniisip nito na maaari silang mahuli ng among lalaki habang ang amo naman nitong si Mrs. Elisa. Makikita naman sa mga mata nito ang masidhing pagkauhaw. Ilang sandali pa nga ay una nang kumilos ang among babae at hinalikan ito. Ang kaninang kaba at pangamba ni Mang Danilo ay tuluyan nang nawala. Nasa puntong iyon ay wala na itong pakialam pa kung mahuli man sila. At habang nagaganap ang tagpong iyon ng dalawa, lingit sa kaalaman ni Mang Danilo ay kanina pa sila pinagmamasda ni Mr. George na nakasilip sa nakaawang na pintuan ng CR. Dahil sa madilim at nakapatay ang ilaw sa loob ng banyo, kung kaya hindi makikita na may nakasilip dito. May halumang selos, subalit mas nangibabaw ang ibang nadarama ni Mr. George sa kanya. At sa gitna nga ng kanilang eksena, biglang nagulat si Mang Danilo nang biglang bumukas ang pintuan ng CR. At sa paglingon nito ay natatanaw niya ang among lalaki na lumabas dito. Dahil doon ay natigilan ang matanda, maging ang among babae, at kapwa nakatingin ang mga ito sa gawin ni Mr. George. Sige lang Kuya Danilo. Ituloy nyo lang. Huwag nyo akong intindihin. Ayos lang ako. Nagkatingin na naman ang dalawa at doon ay ngumiti sa matanda ang among babae. Naguluhang bigla ang matanda sa kanyang mga nadinig buhat sa kanyang among lalaki at ngiti sa kanya ni Mrs. Elisa. Muring nagtatanong ito kung totoo ba ang kanyang mga narinig buhat sa among lalaki. At hindi rin ito makapaniwala na ayos lang kay Mr. George. At nagpatuloy na lamang si Mang Danilo dahil sumang-ayon naman ang kanyang among babae sa sinabi ng kanyang asawa. Mapapansin naman kay Mang Danilo na tila nawala na ang takot at pag-aalala nito. At maya-maya pa ay lumapit na si Mr. George sa nakahigang asawa. Walang mapagsidhan ng tuwa ang matanda. Dahil sa wakas ay hindi na nila kailangan pang magtago kay Mr. George dahil ngayon nga ay malaya na niya itong magagawa tulad ng nagaganap ngayon sa tatlo.
Pagkaraan nun ay magkakatabing humilata sa kama ang tatlo at may ngiti sa mga labi. Nag-enjoy ka ba, Han? Sobra, Han. Ang saya pala ng ganito. Pwede ba nating gawin ito palagi, Han? Ayos lang, Han. Pero sana sekreto lang natin to. Maasahan ko ba yun, Kuya Danilo? Wala akong problema, sir. Tugon ni Mang Danilo. Makalipas pa ng ilang minuto ay dito na nagpaalam ang matanda sa mag-asawa. Masigla, masaya at kaigaang pagmasdan ng mag-asawang George at Elisa. Kinaumagahan na siya namang hindi pansin ng dalawa nina JP at Bea. At nang umagang iyon ay masayang nagsasalo-salo ang pamilya nang dito ay pumasok ang matandang si Mang Danilo. Nakangiting inalok ni Mr. George ang matanda na sumabay na sa kanila, sumbalit tumanggi si Mang Danilo. Sa halip ay humingi ito ng permiso na lalabas muna ito sa araw na iyon. Dahil nga sa balak nitong muling puntahan ang anak nitong si Ashley. Nagpresinta naman si JP na samahan ang matanda. Ngunit muling tumanggi ang matanda sa kadahilan ng ayaw nitong madamay pa sa kung ano ang maaaring mangyari kung sakaling abutan din niya ang asawa ng anak. Hindi naman siya binigo ng mag-asawa at pinaalalahanan pa nila ang matanda na mag-ingat. At bago nga magtanghali ay kumilos na si Mang Danilo at ipinagamit pa sa kanya ang sasakyang ginamit niya pa uwi sa probinsya. Nagtungo ito sa subdivision na tinutuluyan ng anak, subalit ayon sa mga security guard ay wala na ito dito. Kaya naman inalam ng matanda kung saan matatagpuan ang anak. At itinuro naman ng mga ito ang pawn shop na pag-aari ni Ashley kung saan nga nagtatrabaho si Daniel. Dala ang pag-asa ay tumulak na si Mang Danilo at sa pagkakataong ito, umaasa siyang mapapakinggan at mapapatawad siya ng anak. Sa pagsapit nga niya sa lugar ay agad siyang bumaba ng sasakyan at tahimik na naglakad na may kaba sa kanyang dibdib. Subalit pagliko niya sa may kanto ay bumalaga sa kanya ang asawa ng anak na si Ron na nakatayo at may kausap ito sa phone. Kaya naman napaatras ang matanda at kumubli. Mula sa kanyang kinatatayuan ay dinig niya ang pakikipag-usap na iyon ni Ron. Oo pre, sigurado na ako. Basta ipangako mo lang sa akin na walang kamera. Patulad ng nasabi mo, bayad na ako sa lahat ng pagkakautang ko sa'yo. O sige, mag-check-in kami mamaya ni Ashley. At kita na lang tayo doon mamayang gabi. Sige na pare, may lalakarin pa ako. Sa mga nadinig ni Mang Danilo ay lalo siyang kinabahan. At sa isipan niya ay agad siyang naghinala na may binabalak ang manugang sa kanyang anak. Maya-maya ay pumasok na sa loob ng pawn shop si Ron. At naghintay naman ang matanda sa labas kung saan hindi siya makikita ng lalaki sa paglabas nito. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nakita na ni Mang Danilo si Ron na lumalabas ng gusali at diretso ito sa kotse nito. Hinantay muna nitong makaalis ng tuluyan ang manugang bago siya lumapit sa gusali at natanawan naman siya ni Daniel at agad siyang sinalubong nito. Kuya Danilo, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Daniel. Si Ashley, gusto ko sana siyang makausap. At dahil naawa rin naman si Daniel kay Mang Danilo, ay pinatuloy niya ito at sinamahan pa niya hanggang sa opisina ni Ashley. Binuksan ni Daniel ang pintuan. Ma'am, may bisita po kayo. Bungad niya sa amo. Okay. Iyon lang at dito na pinatuloy ni Daniel ang matanda. Sunod ay pagsara ng pinto. Dahil nakatungo si Ashley dahil sa may ginagawa ito sa lamesa, kung kaya hindi niya agad pansin ang matanda. Magandang araw sa'yo, Ashley anak. Mahina subalit sapat upang madinig ng anak. Dahil doon ay agad na napatingin sa matanda ang anak at agad na patayo mula sa kanyang kinauupuan. Pansin ni Mang Danilo ang masamang tingin sa kanya ng anak kung kaya hindi mawala-wala sa kanya ang kaba. Anong ginagawa niyo dito? Di ba ho sabi ko sa inyo na ayoko na kayong makita pa? Mataray niyang inusal sa ama. Anak, pasensya ka na.
di ko lang talaga matiis ang sarili ko hanggat di mo ako napapatawad sa ginawa ko sa'yo. Anak, parang awa mo na. Patawarin mo sana ako sa pagkakasala ko sa'yo at maniwala ka. Eksesiyan ko ang lahat ng yun. Maniwala ka. Ang mabuti pa ho, umalis na kayo. Anak, wala na ba talagang buwang sa'yo ang pagpapatawad? Pinapangako naman sa'yo na hindi na maulit ang nangyari. Kaya sana naman, ibigyan mo na akong pagkakataon na patunayan sa'yo ang lahat na sinasabi ko sa'yo. Nakikiusap ho ako sa inyo. Umalis na lang ho kayo. At huwag na kayong gumawa pa dito ng iskandalo. Umalis na ho kayo. Nakadama ng panglulumo ang matanda dahil sa katigasan ng kanyang anak at dahil hindi na rin ibig pang makagawa ng iskandalo, ay sinunod na lamang niya ang anak. Buhat sa opisinang iyon ay tahimik at may lungkot na lumabas si Mang Danilo hanggang sa makalabas ito ng gusali. Subalit habang patungo ito sa kanyang sasakyan, ay bigla nitong naalala ang kanyang nadinig buhat sa kanyang manugang at ang pakikipag-usap nito sa di niya kilala. Kaya naman bumalik ito at kinausap si Daniel upang dito ay humingi siya ng pabor. Ito ay ang samahan siya nito na sundan ang anak dahil sa masama talaga ang kanyang kutob sa kung ano ang binabalak ng manugang laban sa kanyang anak na si Ashley. Hindi naman binigo ni Daniel ang matanda at sumang-ayon ito sa ibig mangyari. Dahil dito ay nanatili sa isang karinderya na malapit sa pawn shop ang matanda at doon maghintay hanggang sa sumapit ang hapon. Samantala, sa tahanan ng mag-asawang George at Elisa ay kapwa umaasa ang mga ito na magkakaayos na ang mag-ama. At kasabay noon ay ang walang patid na pasasalamat ni Mrs. Elisa sa asawa. Han, salamat ha. Salamat kasi naging open ka sa amin ni Kuya Danilo. Okay lang Han, nagpapasalamat din naman ako kay Kuya Danilo. Dahil sa pangyaring ito, muling nanumbalik ang sigla nito. Han, nag-enjoy ka ba kagabi? Nagustuhan mo ba ang ginawa ni Kuya Danilo? Ang totoo Han, oo sobra. At gayon naman ay tiniyak ni Mrs. Elisa na ang lahat ng iyon ay sa kanila na lamang tatlo at hindi na dapat pang malaman ang anak nilang dalaga na si Lara. Sa may di kalayuan sa labas ng subdivision na tinitirhan ng mag-asawang Ron at Ashley, kinagabihan ay makikita ang sasakyang sakay ni Namang Danilo at Daniel. Matyagang inaabangan ng mga ito ang paglabas ng sasakyan ng mag-asawa. Ito ay alinsunod sa balak ng matanda na sundan ang mag-asawa dala ng masamang kutob ng ama. Dama ni Mang Danilo ang pangamba para sa anak at kaba sa maaaring mangyari, subalit bilang ama ay hindi niya hahayaang may masamang mangyari sa anak. At sa gitna ng matyaga nilang paghihintay, ay dito na nila namataan ang sasakyan ng mag-asawa. Kaya naman, nang bahagyang nang makalayo ang mga iyon, ay doon na sinundan ni Namang Danilo ang mga ito. Hindi gaanong lumalapit ang mga ito upang nang sa ganon ay hindi sila mahalata ng mag-asawa. At sa loob naman ng sasakyan ni na Ashley, ay nagtatakang nagtatanong ang babae sa asawa kung ano ang meron at pinagbihis pa siya nito. At ayon naman kay Ron ay may pupuntahan lamang silang isang party sa isang hotel kung saan ibig niyang ipakilala ang asawa sa iba pa nitong kaibigan. Dahil sa rason na iyon ni Ron ay hindi na nagsalita pa si Ashley at umayon na lamang ito sa asawa. Nang makasapit na nga ang mga ito sa hotel na binanggit ni Ron ay diretso ang mga ito sa parking area at doon ay sabay na bumaba ang dalawa. Hindi napansin ng mga ito ang sasakyang dumaan sa kanilang harapan at diretso ang mga ito sa loob ng lobby hotel. Mula dito ay sinundan agad sila ni Namang Danilo at Daniel na tumawag pa muna sa asawang si Wena na gagabihin ito ng uwi. At hindi nagtagal sa isang venue ng nasabing hotel ay nandoon ang mga kakilala at kaibigan ni Ron. Ngunit hindi dito makikita si Dexter na pinagtaka ni Ashley. Bakit parang di ko ata nakikita si Dexter? Di raw siya makakapunta dahil maiba itong lakad. Halika at ipapakilala kita. Sagot sabay-aya niya sa asawa.
Doon nga ay isa-isang ipinakilala ni Ron kay Ashley ang iba pa nitong kaibigan, mga kakilala na kasama rin naman ang mga misis nito. Hanggang sa nagpatuloy ang kasiyahang iyon, habang nakaabang naman si Mang Danilo at Daniel. Lumalalim na ang gabi nang ayain ni Ron si Ashley sa isa sa mga kwarto ng hotel na ang dahilan nito ay upang makapagpahinga muna ang dalawa. Wala namang idea si Ashley sa mga susunod na magaganap at kampante ito dahil kasama niya ang asawa. At habang nasa silid ang mga ito, ay dito na sinimulan ni Ron na lambingin ang asawa. Isang halik ang namagitan sa kanila. "Talagang dumayo pa tayo ha?" Ngiti lang ang itinugon ni Ron ng mga sandaling iyon ay kinakabahan ito sa susunod na mangyayari. Subalit buo na ang pasya nito na gawin ang ibig ng kaibigan para lamang makabayad ito sa utang niya at makadala pa ito ng 100,000 piso ayon sa offer sa kanya ni Dexter. At dahil sa nawala bigla sa paningin ng dalawa ni Namang Danilo at Daniel ang mag-asawa, ay hindi nila malaman kung saan floor at kwarto nagtungo ang mga ito. Kaya naman dahil dito ay naghanap ang mga ito, ngunit hindi naman nilang pupwedeng ma-check ang bawat kwarto, lalo pa nga at marami ito at may ilan pang palapag. "Paano yan, Kuya Danilo? Paano natin makikita yung dalawa?" tanong ni Daniel. "Di ko rin alam, Daniel. Masyadong mabilis ang pangyayari, kaya hindi na natin agad napansin ang mga yun," sagot ng matanda na may halong pag-aalala. Subalit magkaganon man, ay nagpatuloy pa rin ang mga ito sa paghahanap sa mag-asawa sa loob ng hotel na iyon. Bumalik ang dalawa sa party at nagbaka sakaling nandoon lamang ang mag-asawa at iniisip nilang hindi umalis ang mga ito, subalit bigo silang matanawan ito. Samantala, habang nadadala na si Ashley sa paglalambing ng asawa, ay umintong bigla si Ron na pinagtaka ng asawa. Saglit pa ay kumuha ng blindfold si Ron na lalong pinagtaka ni Ashley kaya inusisa na niya ito. "Tekahan, para saan yan?" "May naisip lang ako. Hindi pa natin nasusubukan to. Kaya ibig kong subukan na natin ngayon." Kaya naman sa mga sumunod na kaganapan ay umayon na lamang si Ashley sa asawa hanggang sa piringan siya nito. Pagkaraan ay muling nagpatuloy si Ron. Maya-maya pa ay huminto muli si Ron at nagbilin ito kay Ashley na manatili sa kama at may kukunin lamang ito sa CR. Kaya naman nanatili ang babae sa loob ng CR ng silid sa pagbukas ng pinto nito ay tumambad kay Ron ang kaibigan niyang si Dexter na kanina pa pala nasa loob. "Ano pre, okay na ba?" tanong ni Dexter na halatang sabik. "Basta pangako mo lang, nang pagkatapos ng gabing ito, bayad na lahat ang utang ko sa'yo at yung pera na pinangako mo." Paninigurado ni Ron sa kaibigan. "Kilala mo ako, lalaki akong kausap. Pagkatapos ng gabing ito, purado na ang lahat ng utang mo at makuha mo bukas ang perang pinangako sa'yo." Tugon naman ni Dexter. Ito ang mahinang pag-uusap ng magkaibigan at bago tuluyang lumabas ng silid na iyon si Ron, ay nilingon pa muna niya ang asawa sa kama. Hanggang sa dito na tuluyang lumabas si Ron, na sinabayan naman ni Dexter ng labas mula sa CR. Maya-maya pa ay dali-dali itong tumabi kay Ashley. "Secret XPG. Sa wakas, susubukan din kita. Hindi kita titigilan hanggat di natapos ang magdamag." Nakaningiti niyang nawika sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang mukha ni Ashley. Samantala ng mga sandali namang iyon ay patuloy ang paghahanap ng dalawa ni Namang Danilo at Daniel sa babae. Sa paghahanap nilang iyon ay lubos-lubos na pag-aalala na ang nararamdaman ng matanda. At sa loob niya ay hindi niya mapapatawad ang sarili kapag may nangyaring masama sa kanyang anak nang wala man lamang siyang nagawa para dito bilang isang ama. Walang malay at kaalam-alam ang babae na ang siyang kasama ngayon ay ang kaibigan ng asawa. "Han, ibang-iba ka ata ngayon." Hindi naman sumasagot si Dexter dahil alam niyang kapag nagsalita siya ay magugulat ang babae. Kaya naman bukod sa pananahimik nito ay tuloy lang ito.
Fifth floor, dito na nakarating ang dalawa ni Mang Danilo at sinubukan nilang pakinggan ang bawat kwarto. Maingat nilang inilalapat ang kanilang tenga sa bawat pintuan sa pagbabaka sakaling may madinig silang hindi magandang nangyayari, ngunit bigo ang mga ito. Di naman nila magawang buksan ang mga pintong iyon dahil malalagot sila pag nagkataon. At nangyari nga, sa gitna ng tagpo ng dalawa, ay napansin ni Dexter na maaalis ang nasabing piring sa mata ni Ashley, kung kaya't huminto ito upang ayusin. At dahil dito ay nagsalitang muli si Ashley, naalisin na ang kanyang piring at titigil na ang larong iyon. Ngunit sa muling pagkakataon ay hindi sumagot si Dexter na hindi inaasahan ng lalaki ang susunod na hakbang na gagawin ni Ashley. Dahil sa walang ano-ano, mabilis na inalis ni Ashley ang piring sa kanyang mga mata na hindi naman naagapan ni Dexter. Dahilan upang magulat ang babae nang bumulaga sa kanyang mga mata ang kaibigan ng asawa. Dexter? Anong ibig sabihin na to? Nasaan ang asawa ko? Bakit? Ang sunod-sunod na tanong niya hanggang sa maputol ang sasabihin pa sana nito. Tsaka ako na ipapaliwanag sa'yo, Ashley. I-enjoy mo na lang ang gabing to. Sagot nito, subalit dito na pumalag si Ashley at pilit na itinutulak ang lalaki. Huwag ka na magpakipot. Alam ko namang gusto mo rin. Matagal na kitang kursanada. At dahil sa lubog sa utang sa akin ng asawa mo, kung kahit tama lang na ikaw, ang siya niyang pangbayad sa akin. Buisit ka! Bitiwan mo ako! Ngunit hindi nagpaawat si Dexter. Ngunit patuloy namang nanlaban ang babae, kasabay ng sigaw nito at pagingi ng saklolo. Samantala sa fifth floor na iyon, kung saan ang dalawa ni Mang Danilo, bago pa nila tuluyang marating ang pinakadulo ng hallway, ay nakadinig si Daniel ng sigaw ng isang babae. Kuya Danilo, sandali. Parang may narinig ako. Parang may sumisigaw na babae. Sabi ni Daniel sa matanda. Sugurado ka ba, Daniel? Tugon ni Mang Danilo. Dahil dito ay dali-dali nilang tinungo ang dulo ng bahagi ng hallway at buhat sa kaliwang bahagi ay pinakinggan nilang mabuti ang isang pintuan. At doon ay nakumpirma nila ang nadinig na sigaw ng babae na nagmumura at nagsisigaw. Dahil dito ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Daniel at malakas niyang sinipa ng dalawang beses ang pintuan hanggang sa magbukas ito. At sa pagpasok nila sa loob ay gulat ang mga ito nang makita ang dalawa ni na Dexter at Ashley na gulat din naman sa ginawa ni na Daniel. Tay! Tay, tulungan mo ko! Dahil dito ay agad na sinunggaba ni Mang Danilo at Daniel si Dexter at sabay nila itong pinadapa na may kasamang suntok at tadyak hanggang sa awatin na ni Daniel si Mang Danilo at sinabihan itong puntahan ang anak habang nakalapat ang isang tuhod niya sa likuran ni Dexter upang hindi makawala. Agad na hinagilap ni Mang Danilo ang kumot at mabilis na ibinalot sa anak. Sunod nun ay sabay na nakayakap sa isa't isa ang mag-ama habang umiiyak ang babae. Gamit ang sinturon ni Dexter ay tinali ito ni Daniel sa kanya at mabilis na tumawag ng security guard sa baba upang ipaalam ang nangyayari. Tahan na anak, ligtas ka na, tahan na. At di nagtagal ay dumating sa lugar ang mga otoridad upang dakpin si Dexter na habang inilalabas ito ng silid. Hindi inaasahan na biglang dumating si Ron na nagpakunwaring walang alam sa nangyayari at agad itong sumugod sa loob ng silid. Anong nangyari? Pakunwari nang nagtatanong at nag-aalala sa asawa niyang patuloy na umiiyak habang nakaupong nakaakap sa ama. Dahil dito ay napalingon si Ashley sa asawa at pagkakita niya dito ay agad itong tumayo at sinalubong niya ang asawa. Isang malakas na sampal sa muka ang itinugon nito na galit na galit. Hayop ka? Plano mo lahat ito para ano? Para ako ang ipambayad mo sa utang mo? Anong tingin mo sa akin, Haron? Ganun ba ako kababang babae sa paningin mo? Wala akong alam sa sinasabi mo, Han. Sinungaling! Maya-maya pa ay lumapit na ang isang polis kay Ron at nakiusap ito na sumama na lamang ang lalaki
upang sa presinto na ito makapagpaliwanag. Ganon din naman ay sinabihan din ng nasabing pulis ang mag-ama na sumunod sa mga ito upang makapagsampa na rin sila ng kaukulang reklamo. Hindi sukat akalain ni Ashley na magagawa ng kanyang asawa na gawin siya nitong pambayad utang. Gayong malayo ang pagkakakilala nito kay Ron. Kaya naman hindi siya makapaniwala sa ginawa nito at tila ang tingin sa kanya ng asawa ay mababang uri ng babae. Pagkaraan ng mga naganap sa nasabing hotel na iyon, kung saan nailigtas ni Mang Danilo ang anak mula sa kamay ni Dexter. At tumuloy nga agad ang mga ito sa presinto upang magsampa ng kaukulang reklamo dito maging sa asawa. Lubos naman ang pagsisisi ni Ron sa kanyang ginawa at sa sarili niya ay nasabing mas mabuti pa nga sigurong pambayad ang kanilang ari-arian. At dahil nga sa ginawa niya ay nasira ang kanilang pamilya. Samantala, inihatid naman ni Mang Danilo at Danielle si Ashley sa tahanan nito. Subalit sa hindi inaasahan ng matanda nang magsabi sa kanya ang anak na kung maaari na sana ay samahan muna siya nito. Kaya naman dahil dito ay tinawagan niya ang mag-asawang amo upang ipaalam sa mga ito na hindi siya makakauwi at inihabili na muna nito kay Danielle ang sasakyan. Wala namang naging problema sa mag-asawang amo at ipakukuha na lamang nila kay JP ang sasakyan kina Alexa. Maya-maya pa nga ay tumuloy na rin si Danielle papauwi habang tila nag-aalangan naman si Mang Danilo na pumasok ng bahay. Medyo may kalakihan ang bahay na iyon ng anak kaya naman hindi niya maiwasang mapalinga sa paligid nito. Ma'am, nabalitahan ko ho ang nangyari. Kumusta ho kayo? Tanong ng yaya. Okay na ako yaya, si baby. Tugon ni Ashley. Tulog na po. Sambit ng yaya. Ganun ba? Sige na yaya, magpahinga ka na rin. Sabi naman ni Ashley. At bago tumalikod ang yaya ng kanyang anak, ay saglit na ipinakilala ni Ashley dito ang kanyang ama. At inarap naman nito ang ama na tahimik lang na nakaupo sa sopa na waring nag-iisip kung ano ang sasabihin sa anak. Ang mabuti pa ho tay, doon na ho kayo sa isang guest room magpahinga. Di na anak, okay na ako dito sa sopa. Sana na naman ako matulog sa ganito. Ikaw, mabuti pa siguro eh magpahinga ka na rin. Hindi na nagbigay ng kanyang kasagutan ang anak at kumilos na itong patungo sa kanyang kwarto. Habang naiwan naman sa sopa ang ama. Laking pasasalamat ni Mang Danilo na nagawa niyang mailigtas ang anak. Natutuwa siya sapagkat nagampanan niya ang pagiging ama nito sa anak na ipagtanggol ito. Kaya naman magaan ang pakiramdam nitong nahiga sa sopa at sa sarili ay kanyang nasabi na sana ito na ang pagkakataon na siya'y mapatawad ng anak. Hanggang sa tuluyan na niyang nakatulugan ang pag-asa na iyon. Kinabukasan ay maagang bumangon si Mang Danilo at tinulungan nito ang yaya ng kanyang apo sa mga gawain habang mahimbing pa ang tulog ng anak. Masayang masaya ang matanda nang kargahin niya ang bata sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon ay nakapiling niya ang apo. Samantala, mag-isa namang bumiyahi si JP upang kuhain ang sasakyan sa bahay ng kanyang nobya na si Alexa. At pagdating niya dito ay tanging ang ina na lamang ng nobya ang kanyang nadatnan. Agad siya nitong pinatuloy habang kinukuha ni Wena ang susi ng sasakyan sa kanilang silid. Maya-maya pa habang bumababa ng hagdan ang ginang ay nakatitig ng makahulugan ang mamanugangin kay Wena na agad namang napansin ang ginang. Kaya nang ito ay makalapit ay dito na niya pinuna ang nobyo ng anak habang nakatayo ito sa harapan ng binata. Kung makatitig ka naman, parang may iba kang iniisip ha. Nakakabigani ka kasi, tita. Tita? Ano ka ba, JP? Diba sabi ko sa'yo, mami na ang itawag mo sa'kin. Nagsimula namang kumilos ang binata. Di naman kumibo ang ginang at tahimik na nakangiti lang itong nakatitig sa nobyo ng anak.
Makikita ngang walang pakialam ang dalawa kung sakaling mahuli pa sila. Maya-maya pa ay kapwa bagsak sa kama ang dalawa. At sa paglipas pa ng mga ilang araw, nagpa siya si Ashley na iatras ang kaso sa dalawa ni na Dexter at asawa niyang si Ron. Subalit may kondisyon ang babae na hindi maaaring makalapit ang dalawa kay Ashley at nagpa siya na rin ang babae na hiwalayan na ng tuluyan ang asawa. Dahil dito ay naghati sa ari-arian ang dalawa at nanatili kay Ashley ang pawn shop at ang iba naman ay kay Ron. Dahil sa mga pangyayaring iyon, ay namomoblema naman si Ron kung papaano niyang babayaran ngayon ang kanyang pagkakautang kay Dexter. At si Ashley naman ay tuluyan nang naging malaya at lumipat na rin ito ng kanyang tinitirahan kasama ang anak at yaya nito. Paminsan-minsan naman na binibisita silang mag-ina ng kanyang ama na si Mang Danilo. At isang araw nga sa muling pagbisita ng matanda dito ay masinsinang nag-usap ang mag-ama. Muli anak, humingi ako ng patawad sa nagawa ko sa iyo noon. Sa maniwala ka man o hindi, lubos-lubos kong pinagsisiya ng nagawa ko. Napakasakit at hindi ko lubos maisip na magagawa mo sa akin ang bagay na yon, itay. Kaya dahil doon ay naging matigas ako sa iyo at nandun ding namuhi. Pero alam mo, itay, sa nangyaring yun sa hotel, nung makita ko ang iyong pagdating, doon ko muling naramdaman ang kahalagan na may isang amang magtatanggol sa'yo. Pagkaraan nga nun, doon ko muling naramdaman na kapag nandyan ka, ligtas ako. Bahagyang nangiti naman ang ama at sa anak ito'y muling nagsalita. Ang galit mo, anak, ay inuunawaan ko. Dahil aminado naman talaga ako sa pagkakamali kong nagawa. Kaya nga nang malaman ko na malalagay ka sa pahamakan, talagang di ako tumigil para mailigtas ka. Dahil naisip ko rin na baka dito ang makabawi sa pagkakamali kong nagawa sa'yo. At hindi nagtagal ay dito na nagkapatawaran ang mag-ama at nag-akap pa ng mahigpit ang mga ito. Akap ng mag-amang nasabik sa isa't isa. At makalipas pa nun ay dito na iminungkahi ni Mang Danilo sa anak ang imbitasyon ng pamilyang kanyang pinagtatrabahuan para sa isang pananghalian. Dahil ibig makilala ni na Mr. George at Mrs. Elisa, maging ng mga anak nito ang babae. Hindi naman tumanggi si Ashley at magaan nitong pinaunlakan ang imbitasyong iyon para makapagpasalamat na rin sa mga ito. Pagpapasalamat dahil sa kabutihang ipinakita at ibinigay ng mga ito sa kanyang ama. At di nagtagal ay dumating ang araw ng pagbisita at pagtanggap ni Ashley sa imbitasyon ng pamilya. Masayang sinalubong ng mag-asawa ang babae na karga ang anak. Masaya rin naman siyang sinalubong ni Lara at Helen at tuwang-tuwa ang mga ito sa anak na iyon ni Ashley na agad namang kinarga ni Helen at nakuha pa nga nitong pagselosin ang kanyang bunsong anak. Hanggang sa tuluyan na ngang naghanda ang mga ito sa hapagkainan at masayang nagsalo-salo. Kung pagmamasdan ang mga ito ay tila walang anumang kamunduhang namamagitan. At doon nga sa hapagkainang iyon ay nagpasalamat si Ashley sa pamilya alinsunod nga sa balak nito. Hanggang sa mapag-usapan na nga ng mga ito ang plano ni Ashley na kuhanin na ang kanyang ama upang may kasama sila ng kanyang anak. Dahil doon ay bahagyang nakadama ng lungkot si Mrs. Elisa maging si Lara. Subalit magkaganon man ay matagal pa naman iyon dahil sa binabalak din ni Ashley na ipaayos ang bahay nila sa probinsya. Pero sana, iha, sabihan mo agad kami kung kailan mo balak kuhanin si Kuya Danilo. Alam mo na, naging bahagi na rin kasi ng pamilya namin ang tatay mo. Kaya hindi may iwasang malungkot din kami. Sabi ni Mrs. Elisa kay Ashley. Sige ho, tita. At naiintindihan ko naman po yun. Kaya nga po, hindi pa sa ngayon. At kaya nga rin po ako lubos na nagpapasalamat sa inyo. Kasi hindi niyo ho itinuring na ibang tao si tatay. Tugon ni Ashley. Talagang hindi na siya ibang tao sa amin, iya. Dahil lang totoo, malaking naitulong niya sa amin. Lalo na sa akin. Sabat naman ni Mr. George at iniingatan niyang huwag madula sa pananalita. Pero siguro naman po, ibisitahin mo rin kami lagi dito. Diba, Tatay Danilo? Ang nakangiti namang sabi ni Lara sa matanda.
Oo naman. Lalo na kung kailangan niyo ako dito sa bahay. Magpasabi lang kayo at darating naman ako. Ang nakangiti din namang tugon ng matanda. Batid na ni Mrs. Elisa at Lara ang kanilang pinag-uusapan na wala namang kaalam-alam si Ashley. At isa lang ang kanyang nakikita ayon sa pag-uusap ng mga ito. Ito nga ay ang bahagi na ng pamilyang iyon ang kanyang ama. At makaraan pa nga nang sa gitna ng masaya nilang kwentuhan, ay saglit na nagpaalam si Mang Danilo upang kumuha sana ng karagdagang ulam sa hapagkainan. Kaya tumayo ito at nagtungo itong diretso sa kusina. Daladala ang isang lalagyan. Ngunit nagulat ito na may magsalita mula sa kanyang likuran. Kumusta naman ho kayo ngayon, Tatay Danilo? Sabi ni Helen habang lumalapit. Ah, ikaw pala Helen. Inulat mo naman ako. Ito, ayos lang. At masayang masaya. Dahil sa wakas, nagawa na akong mapatawad ng anak ko. At ito na rin ang simula ng pagbabalik namin sa dati. Masaya rin ho ako para sa inyo, Tatay Danilo. At sana nga ho, maging tuloy-tuloy na. Umiti lang ang matanda habang sumasandok ng ulam. Hanggang sa bigla itong matigilan nang hawakan ni Helen ang kamay ni Mang Danilo. Dahil doon ay agad na napalingon ang matanda kay Helen. Tagit lang, Tatay Danilo. Helen, hindi tayo safe ngayon. Baka mahuli nila tayo. Hindi yan, Tatay Danilo. Sagit lang ho tayo. At bahagyanan niyang hinila patungong CR ang matanda. Dahil doon ay saglit pa munang nilingon ni Mang Danilo ang kinaroroonan ng lahat bago nito inakbayan. Napangiti naman si Helen at sabay na nagtungo ang mga ito sa CR sa may likuran ng bahay. Sa pagpasok ng dalawa sa loob ng nasabing CR, ay agad inilak naman ni Helen ang pinto. Umpisa na natin. Baka makahalata pa sila. At sa kalagitnaan ng kanilang tagpo, walang ano-ano ay bigla silang napahinto nang marinig at maramdaman nila ang pagpihit ng doorknob. Dahil dito ay sabay nilang pinagmasdan ang pinto at kapwa kinakabahan. Wala ni isa sa kanila ang kumikilos at iniisip kung sino ang nasa labas ng pintuan. At iniisip din ng mga ito kung may nakakita kaya sa kanila na sabay na pumasok sa CR ng magkaakbay. Samot-saring isipin ang sa kanila ngayon ay tumatakbo kasabay ng mga kaba nilang nadarama sa kani-kanilang mga dibdib. Mag-subscribe sa Secret XPG.